awit, lupang hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, Diyos ang sinahalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya't ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pangaw, ay hinatak tulakaw, isa pagkayang minamahal. Patawad mo'y tagumpay na nagtinitin, ang pituwin na karaw niya kailan pa may di matitinin. Luman ang araw ng buwan, hagit pansin ka, buhay langit sa pinit mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Kung napapansin po natin sa screen, ano, tayo po ay may mga kasamang mga kabataan. Sila po ay tumutulong, no, sa promosyon natin ng ating MTB-MLE. Kung tayo po ay nakakapanood ng ating Kalambag FB Live Program, ito po yung ating sinusuportahang FB Live Program ng mga kabataan mula sa Kalambag nung nakaraang Sabado po, no? Sila po ay nag-air tuwing Sabado alauna hanggang alas dos ng hapon. Kanila pong i-finiture ang MTB-MLE. Para po rito, ibibigay ko po muna sa inyo si Alve, ang National Coordinator ng INET, para po magbigay lamang ng kaunting paalala, child safeguarding protocols po ng INET Philippines. Sorry po. Si Chat Pinalas po ang ating mag-share ng child safeguarding protocol. Magandang umaga po. Sige na po kayo. Nakamute ako. Sige po, magandang umaga po sa atin lahat. Natutuwa po tayo dahil mayroon tayong mga kasamang kabataan mula po sa, particular po mula po sa Project 6 Elementary School, na sila po ang mga bagong SPG leaders ng ating PD Partner School. At natutuwa po kami, sabi nga po ni Mitzi, sa Kalambag po sa buwan po ng Agosto, ang ating pong buwan ng wika ang kanilang tinatalakay. Kaya po na andito sila dahil sila po ang magbabahagi, magkukwentuhan sa darating na Sabado. Kaya gusto pa rin po daw nilang marinig, malaman ano-ano ba itong mga pinag-uusapan ng mga nakatatanda na dapat malaman din naming mga kabataan. Kaya po, pahintulutan niyo po na magkaroon tayo ng saglit na child safeguarding policy, protocol po, para sa lahat po ng, lalo-lalo na po sa lahat po ng nakatatanda. Okay. Ang ating pong child safeguarding protocol po ay mayroong apat na importanteng nalalaman ng mga nakatatanda. Bukod po tayo sa mga, alam po naman natin sa lahat po ng
nasa Education Network. Mga members, alam po natin yung usapin po ng UNCRC, karapatan ng mga bata, di po ba? At naway yung mga kasama po natin na naandito sa loob po ng ating Zoom ay mayroon talagang kaalaman at pagkilala po sa usaping karapatan ng mga bata. At dahil po mayroon tayong kaalaman, alam po natin ano yung mga nararapat at hindi dapat, lalong-lalong na po pag mayroon tayong mga kasamang mga kabataan. Napaka-importante lang po sa ating child safeguarding protocol po yung kaalaman sa UNCRC. At pag po ang mga kabataan, para po sa mga kabataan kasama natin, kung tingin nyo mayroon kayong hindi nagustuhan o nararamdaman, pwede nyo pong ipaabot. Kung kaya po, meron po tayong GC, chat box po. Meron din po tayong mga kasamang kaguruan na kung saan kampante tayo, katulad po ni na Ma'am Apasible. At syempre, mga kalambag na kasama sa Project 6 na andito po si Ate Chat, andito rin po si Daryl, na pwede po kayong privately mag-message kung mayroon kayong mga hindi nagustuhan o tingin nyo hindi kampante ang inyong nararamdaman sa pag-uusap na ito. Walang humahadlang sa inyo kung gusto nyo mag-leave nung habang nasa kalinggitnaan ng diskusyon. At ating pong ini-encourage kayo na inyong ipaabot po sa atin, kahit sa inyo pong principal na kung saan nagpaalam tayo na kasama natin kayo ngayon sa pag-uusap na ito, pwede niyong ipaabot ano ang inyong mga hindi nagustuhan o syempre rin at mga nagustuhan para rin sa ikabubuti at ikalalawak pa at kagandahan pa ng ating child safeguarding protocol sa loob ng ating organisasyon ng INER. Syempre, pag meron kayong ipinaabot, gagawan natin yan ng kaukulang aksyon. Kailangan ang inyong mga nabanggit, mga naibahagi, ay magkakaroon ng action mismo ang organisasyon ng INET at ipapaabot sa inyo. Kung sino man sa inyo ang nagpaabot nun, magkakaroon ng dialogo, pag-uusap, at ating bibigyan ng kaukulang responde o action na talagang sa ikalulohati ng bawat isa sa atin. Kaya iyon lang po at ang ating mga kasamahan ng mga nakatatanda, mayroong paalala po sa ating paggamit mga salita, sa ating pong mga the facial expression po. Pagtingin po natin ay medyo hindi na po natin kaya, paalala lang po, meron din po tayong mga kasamang kabataan. At kung tingin po natin ay meron tayong nagawang hindi maganda, pwede rin po tayong ultimately live, pwede po tayong humihingi agad ng pasensya. So both para po sa ating mga kasamang kabataan at mga nakatatanda, ang pagrespeto po sa bawat isa ay isang napakahalagang matiwasay na pagsasama-sama, lalo-lalo na po sa napaka-importanting gawain natin ngayong araw na ito. So Mili, nagpapasalamat po ang INET, particular po para sa mga kasamahan nating present SPG officers po ng Project 6 Elementary School sa pangunguna po ni Binibining Likha Pilien na siya pong presidente ng kanilang SPG organization. So maraming pong salamat at naway makasama pa po natin ang iba pa pong kalambag members mula po sa Negros, Kidapawan at saka po yung mga kasamahan natin mula po sa Pioneer. So magandang umaga po sa ating lahat. Salamat! Ayan, maraming salamat, Tita Chat. At siyempre, ngayon pa lang, nagpapasalamat na tayo sa ating mga kalambag youth, no? Na mga responsableng kabataan na tumutulong sa atin, no? Na ibahagi, no? At ipromote ang mga bagay gaya ng MPBMLE na mahalaga, no? Para sa atin. Ang mga protocols po na ganito ay napakahalaga. Gayun din, ano? Ang provision ng ating Filipino Sign Language interpreters para po sa pagsisikap, patuloy natin pagsisikap na maging inklusibo patuloy na pagbibigay ng mga espasyo para lalo na sa partisipasyon ng kabataan. Formula po natin sisimulan ang ating programa. Ngayon, ibinibigay ko na po si Alvelyn Joy Verdan, ang National Coordinator ng INET Philippines.
para po formal na tanggapin, welcome ang lahat at ibigay ang layunin ng ating aktibidad ngayong araw. Hello po, isang magandang umaga sa inyong lahat, sa ating lahat. Salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin, sa Init Philippines, para po dumalo kayo dito sa ating learning session tungkol sa MTB-MLD. Ang sabi nga po namin, ang learning session na ito ay bahagi ng pag-unita natin sa buwan ng wika. Alam niyo po, nung mas bata pa po ako, nung elementary at saka nung high school, parang hindi lilipas yung taon na hindi kami magiging ganoon ka looking forward o excited sa buwan ng wika. Kahit kami ay taga Rizal at Tagalog lang naman talaga yung salita namin, parang very close naman talaga sa yung national natin language na Filipino. Talagang nilulook forward po namin yung buwan ng wika dahil sa maraming mga pa-contest o pakulo sa school, gaya ng balagtasan, gaya ng sabayang pagbikas, pagsulat ng sanaysay. Pero nung nagkolehiyo na po ako, doon namin pag-uusapan ng mga kaklasiko na hindi lang pala ang buwan ng wika ay pagbabalagtasan, hindi lang sabayang pagbikas, pero ito ay pag-unita din at pagbibigay ng mataas na pagkilala sa iba't ibang wika dito sa ating kapuluan sa Pilipinas, kasi napakarami po talaga ng mga wika at importante lahat ng wikang ito sa bawat kultura, sa iba't ibang kultura sa Pilipinas. Isa din po sa tukoy ng buwan ng wika yung pagpapahalaga rin, hindi lamang dun sa wika mismo, kundi dun sa kahalagan ng wika sa pagkatuto ng mga bata at ng mga matatanda at paglinangpa ng mas maayos dun sa kanilang kultura at pagmamahal din dun sa kung ano man yung kultura, wika, dun sa lupa na kanilang ipinagmamalaki o isinabubuhay. Ang MTB-MLE po ay isang mahalagang usapin sa larangan po ng edukasyon. Bilang ang sabi nga natin, ang wika ay isang daan sa pagkatuto at paglinangpa ng mas mataas na antas ng kaalaman. At ito pong learning session na ito ay sana ay mas makapagbigay pa po ng mas maraming kaalaman sa lahat tungkol sa MTB-MLE. Layunin po ng Init Philippines na sa pamamagitan ng learning session ay mas mapataas pa yung kamalayan tungkol sa MTB-MLE at sa kahalagahan nito sa inklusibo at epektibong edukasyon. Pangalawa ay layunin din ng learning session natin na ito na tayo ay magbahagi ng ating mga kaalaman. Hindi lamang po yung resource speaker natin yung magbabahagi ng ating karanasan at kaalaman, pero nais din po namin marinig ang pagbabahagi ng ilang na ninyo dun sa karanasan ninyo tungkol sa MTB-MLD. At sa huli ay nais natin na magbuo ng mas magpalalim ng advokasya at matukoy natin ano ba yung mga kailangan natin gawin para mas mapaunlad at mas maipagtanggol yung MTB-MLD. Lalo na ngayon at very crucial o very kailangan yung aktibong pakikipag-ugnay natin sa ating mga sa DepEd, sa ating mga mambabatas para mas maintindihan nila o mas maipaintindi natin sa kanila ang kahalagahan ng MTB-MLD sa larangan ng edukasyon. So muli po, maraming salamat sa inyong oras para dito at sana po ay magstay kayo hanggang matapos ang programa. Yun nga lang po ay hindi tayo, announcement lang din po, hindi po tayo maka-livestream ngayon, pero nire-record po natin yung ating learning session para maibahagi later po sa Facebook. So, good morning everyone at
good luck po sa ating lahat dito sa learning session. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Alve. Binalak po natin ano na magkaroon ng live streaming upang sa FB upang mas maraming makalahok makasama sa ating aktibidad, pero parang ang Facebook ang may problema ngayong araw, but rest assured po meron tayong recording na ating Ibo broadcast as soon as umayos na po yung ating Facebook. Kanina yung sa tayo nagbigay po guys sa watawat, sabi ko watawat, no? Simbolo ng ating lahi. Tapos bigla akong naisip, ang wika, simbolo rin ng ating lahi, no? Kaya kung gaano tayo nagbibigay ng pagpapahalaga sa watawat, no? Sa pag-awit ng lupang hinirang, dapat, no? Ganun din ang pagpapahalaga at respeto na ibinibigay natin sa ating wika. Isang katotohanan na tayo isang multilingual na bansa gaya ng maraming mga bansa sa Asia Pacific, no? Sa Asia Pacific ko na na maraming mga bansang multilingual, maraming mga wika, no, na kailangang bigyan ng pagpapahalaga at pagkilala sapagkat simbolo ito, no, ng lahi ng mamamayan ng naturang mga bansa. Para sa araw na ito, tayo po ay magkakaroon ng tatlong mahalagang bahagi sa ating programa. No, yung una, yung pagbabahagi ng mga lokal na karanasan. Ikalawa, no, yung pagbabahagi naman ng international at mga pambansang abatayan, no? Kung bakit sinasabi natin na mahalaga na tuloy-tuloy, no, na isagawa, ipatupad ang mother tongue based multilingual education. At ang pangatlong mahalagang parte, no, ito na po yung question and answer portion natin, ano, kung saan maaliban sa pagtatanong, no, sa ating mga naimbitahang mga tagapagsalita, ay pagkakataon din ito para makapagbahagi pa ang iba, no, ng kanilang mga karanasan kaugnay ng MPBMLE. So atin pong sisimulan na ang ating unang bahagi. Para po sa ating unang bahagi, tayo po ay nagagalak, no? Na meron tayong kasama mula sa Zambales, no? Particular po yung ating alubos na alyansa ng mga katutubong AITA ng Zambales at paaralang bayan, no, ng mga AITA sa Zambales, no, Lakas Pibas. Makakasama po natin ngayon si Fe, o mas kilala sa tawag na Epang, no? Tawag namin sa kanya ka Epang. Si Fe Epang Balpin. Si Fe po ay nag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng Bihawo sa Butolan. Siya ay nag-high school naman sa Butolan Community High School. Kung saan sa kanyang elementary days, no? At sa kanyang high school, lagi siyang nabibigyan ng natatanging parangal, no? Siya ay naging leader din ng Lakas Student Council. Sa kolehiyo naman ay nakapagtapos si Fe sa Kulumban College sa kursong social work. Si Fe ay nagturo, no? Si Kaepang ay nagturo ng basic literacy kapwa sa matatanda at bata sa pamayanan ng Lakas. Noong 2014, siya ay nahalal na Pangulo ng Lakas at pinuno ng tribo hanggang 2019. Siya ay pangunahing tagapagsulong ng katutubong edukasyon, mga batas at kultura ng katutubo, patikular ng mga katutubong AITA. Siya rin ay nahalal bilang consultative advisory body representative sa buong Zambales para sa katutubong edukasyon na pinangunahan ng kagawaran ng edukasyon sa dibisyon ng Zambales. Para po ibahagi, no, ang mga positibong karanasan at kasanayan sa pagtuturo at pagkatuto ng MTBMLE at gayon din ang mabubuting pagsisikap sa pagpapaunlad at pagsasagawa ng mga modules at learning materials para sa MTBMLE. Si Fe Epang Balbin, autor ng ortografiya o mga module ng Sambal. Magandang araw, Ka Epang.
Magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ng mga nakasama sa ating pag-meeting ngayon. Gusto ko pong magbahagi patungkol paano ba kami nagkaroon ng isang maganda at isang matagumpay. Ayun, ano, nagkaroon tayo ng technical problem sa side yata ito ni Kaipang. Ito po. Talaga pong ang hirap ng pakikipagsapalaran, pakikipamuhay ng ating mga Franciscan sister dahil magkakaiba ang aming lingwahe at magkakaiba talaga yung ating paniniwala. Subalit, itong ating mga Franciscan sister ay talagang nagkaroon sila ng adhikain, mithiin na talagang pag-aralan ang aming katutubong edukasyon at katutubong lingwahe. Sa pamamagitan po kasi ng lingwahe, kung saan mas nagiging makahulugan, mas nagiging ano ba ito, mas magiging mapanglaho ang mga estudyante, gaya po sa aming mga magulang noon. Para nakita po ng aming mga magulang na talaga ang pinakaunang dapat pinapag-aralan ng ating mga kapwa, mga o kaya mga educator, mga tagapagturo, ang dapat pinag-aaralan nila ang lingwahe. Kasi sa pamamagitan ng lingwahe, iyan po ang magbubuklod at magsasabi sa iisang layon kung paan natin ito maabot. Kaya napakahalaga po na pag-aralan ang lingwahe. Base sa aming mga magulang noon, mas madali silang nakakapag-unawa, mas madali silang mas dali nilang naiintindihan, nauunawaan, at mas madali nilang maisa sa buhay ang pinag-uusapan kung ang lingwaheng ginagamit ay ang lingwaheng naiintindihan at ginagamit ng isang mas madali palang makipagkomunikasyon ang mga bata sa pamamagitan ng paggamit ng lingwahe. Kasi po, mas naiintindihan nila. Parang mas mabilis na matutuhan ang isang paksa kung ang ginagamit ng isang tagapagturo ay ang lingwaheng ginagamit mismo ng community. Ganon din po sa pagtuturo sa mga matatanda. Dahil dalawa po ang tinuruan ko, ang mga bata at ang matatanda. Sa unang taon ng aking pagtuturo sa BALS, ay tinuruan ko po ang mga bata sa pamamagitan ng literacy. Ito po yung non-formal education, na kung saan gumagamit po kami ng iba-ibang mga klase ng modules, lingwahe, at mga salita na nauugnay doon at base sa karanasan nila. Kasi po, ang pag-aaral hindi lang dapat teorya. Dapat ang pag-aaral ay laging nakaugat o nakabase sa karanasan ng isang tao para mas lalo nilang maiintindihan. Dito na tayo sa ano po. Doon sa ano po. Nasaan na yun? Saglit lang po. Kaya naman po, nung maitatag ang aming eskwelahan nung 2013 na Lakas High School, isa kami naging pilot area upang isabuhay ang IKSPs. Kung saan dito sa IKSPs po, tinatalakay ang aming lingwahe, kultura, pamamaraan sa panggagamot, pag-aayos ng gusot at ang aming customary law. At ang ginagamit po naming mga lingwahe rito ay ang lingwahe ng aming mga katutubo na kung tawagin ay Sambal Botolan language. Next, ma'am. Next slide po. Ito yung nakasama po tayo dito sa paggawa ng Sambal Autography, na kung saan sa Sambal Autography na ito
itong mga sambal lithography ay itinuturo din po namin sa aming eskwelahan na tinatawag namin ngayong Lakas High School. Dito po pinapag-aralan namin paano ba ito, paano ba nabuo itong otografiya na ito at paano ba nagkaroon ng mga nagawang modules sa pamamagitan ng aming pakikipag-ugnayan sa DepEd at sa ating mga kapatid gaya ng kinamam dito po sa INIT Education for Network Education Network po sa pamamagitan ng mga itong NGO at saka mga ano po mga government ano po partners ay nakabuo po tayo ng sambal autography. Next slide please, ma'am. Ito po yung sa grade 8 natin na kung saan may mga modules kaming nagawang katutubong panggagamot. Sa grade, na itinuturo po namin sa grade 8, matutup at grade 9, na kung saan sila po ang, ito yung mga teacher namin, si Ma'am Carol Saribay, at talaga namang sila ay bihasa sa salitang aming sinasalita sa Sambal Botoland language po. Ito po yung tinuturo nila kung paano gumawa ng gamot sa pamamagitan ng aming mga herbal. Ma'am, next po. At isa rin po ang aming teacher, si Sir Roger, na kung saan siya rin po ang nagtuturo patungkol dito sa ito po, IPRA at saka kultura po. Siya po ang nagtuturo din ng likas sa kapagsasaka po. Kung saan gumagamit po kami na ibig sabihin po pala, nung unang panahon pa, o bago pa dumating itong mga makabagong teknolohiya, mayroon na kaming mga pagsasaka at mayroon na mga kaming mga katutubong panggagamot na dapat napapag-aralan na hindi ginagamit ang salitang banyaga. Kasi may mga salita na wala naman talagang katumbas sa salitang banyaga. Next slide po, ma'am. Ito na po. Yan na yung mga ginagawa ng mga aming mga kaguruan sa Lakas High School. Kung paano ba mas maintindihan at mas mapalawak ang pag-aaral ng aming katutubong edukasyon bilang mga katutubo sa aming community. Si Miss Carol po at ang aming kasalukuyang chairman na si Lito Tubag-Hugatan po, yun nasa taas. Isa rin po sila sa kasama namin para sa pagtataguyod ng aming iPad education at paggamit ng MTB-MLE. Ma'am, next po. Sa katunayan po, mayroon na kami mga LIMs, itong ILMs na mga instructional materials na nagawa na namin sa salitang sambal. Halimbawa po ng mga salitang sambal yan ay haypuha ni Papo Gayang. Ang ibig sabihin po niyan ay ang pusa ni Lola Gayang. Labay totoo, ibig sabihin po nito, ang kwentong iyan ay napakadali at mas naiintindihan ng bata pag binasa po niya yan. Mas nagkakaroon siya ng pagkaka-interest na basahin ang kwento dahil nakasulat ito sa kanyang lingwaheng naiintindihan. Yan po na yung mga ginawa po namin mga modules o mga babasahin upang mas maipakalat, mas maintindihan at mas magamit pa natin itong MTB. Ito po yung mga gawain namin kung paano ba nagamit namin ito, paano naging mas mabunga at makahulugan ang paggamit talaga ng lingwahe, ang unang lingwahe na dapat nating gamitin. Ito po, gumagawa po kami ng iPad Curriculum Workshop na kung saan ito yung iPad Curriculum Workshop namin. Ito na yung ginagamit po namin sa aming eskwelahan na nakita namin na dapat pala magkaroon kami ng
sariling kurikulum na kung saan nilalaman dapat ng kurikulum na iyan ay ang aming kultura, lingwahe, batas, at ang aming pagsasaka. Yun po ang nilagay namin sa naging laman ng aming mga IPED curriculum workshop po. Next po, ma'am. Ito na po yung kung saan kinilala tayo ng ating regional IPED. Sa regional, sa national, dumalo po tayo sa iba-ibang training, sa pagpapaunlad sa ating mga modules po. Mga ito na yung paggawa natin ng mga indigenized lesson plan na kung saan pinagtatagpo ang mga topic o paksa na mayroon sa ating national competencies para ma-indigenize o magsalubong ang sa isang paksa po ang ating pag-aaralan. Iyan po na kung saan dumadalo tayo sa pagpapaunlad ng ating mga ano po, paggamit ng MTB, yung lingwahe. Sa IPED Core po yan. Sa IPED Curriculum at sa national, meron po tayo sa national at sa regional po. Ito po, nagkaroon din po tayo ng division or IPED orientation with the school heads po. Kasi po, naniniwala kami na dapat lahat ng mga teacher na mapupunta sa amin, lahat sa mga IP school, dapat oriented po sila. Mas naiintindihan nila yung kalakaran, yung ginagamit na lingwahe, ginagamit na kultura ng mga katutubo. Kaya nagkakaroon po kami ng division IPED orientation with the school heads po. Para kasi ito po yung mga principal natin, sila talaga yung pangunahing nagpapasok doon sa eskwelahan. At pagdating po doon sa eskwelahan na kung saan sila didestino, ang ginagawa din po namin ay talagang ino-orient po namin sila bilang mga consultative advisory body o mga community leader, elder, ay dapat na-orient ang aming mga teacher na papasok sa eskwelahan. Yan po yung mga nagawa na naming mga meeting at saka orientation with IPED po. Next, ma'am. At nung nakaraan lang po, nagkaroon tayo ng IPED. Ito yung sinabay po namin sa IPED at pagsabay po ng IPED na yon ay nag-launching natin ang Sambal Orthography and Alphabet po. Ito na yung kung saan po nagkaroon kami ng rituals. Lahat ng mga ginawa naming autografiya, alphabet primer po, yung mga babasahin, ay talaga namang kung niritualan namin at nagkaroon kami ng kasunduan na dapat po talagang gamitin sa mga IPED school itong mga nagawang materials. Ayan po yung kasabay ng IPD celebration natin. Pinakita natin yung mga iba-ibang class, ito yung mga nagawang mga modules, yung high attack. Ayan po yung isa. Yan po ang mga halimbawa ng mga modules na nagawa na po namin. At yan na po talaga yung ginagamit namin dito sa Botolan, sa mga IP school sa Botolan po. Yun po sa taas ang ating mga district officer po. Para po dun sa pag-launch ng photography at ng sa primer po, Sambal Botolan primer. Next, ma'am. Lahat po ng ginagawa namin ay talagang consultation with IP leaders po and culture bearers. Lahat po ng mga ginagawa namin, dapat po kasabay ng pagmi-meeting, dapat po lagi tayong kumukuha ng ano po elder. Kasi sila po ang magbabalidate, sila po ang mas nakakaalam ng kultura sa community. Kaya lahat po ng mga ginagawang mga books, modules po, dapat validated po ng IP yan, ng IP elder po sa community. Yan na po yung mga ginagawa namin sa national at saka regional po. Yan lang po ay mga halimbawa na kung saan mas talagang nagagamit natin
iyan po ang pagpapatunay na napakalaking bagay o napakalaking bahagi talaga ng MTB sa pag-unlad ng isang tao. Next, ma'am. Malaki, yes, lang. Yan ang ano ko kasi, madam, ano po, parang doon sa karanasan ko kasi, nakapag-aral, umabot ako sa karanasan ko ngayon at nagtagumpay sa isang kurso. Pero napakahalaga po sa akin na ang ginagamit na lingwahe ay ang lingwaheng sambal. Iyan po ang nagtulak sa akin na bakit gusto mong maging guro at bakit ano ba ang layunin mo bilang educator. Kasi napakalaking bagay, kaming mga katutubo na dapat ay buhayin ang aming lingwahe. Kasi kung mawawala ang aming lingwahe, bakit darating ang panahon tuluyang na mawawala ang aming lingwahe at hindi na rin gagamitin ang mga aming mga anak. Kaya katulong po sana namin kayo, lalo ang ating mga DepEd. Kung halimbawa may mga DepEd po ngayon dito, sana'y naririnig nila ang aming panawagan na sana isa kayo sa aming tagapagpatuloy, tagapagsulong ng ating katutubong edukasyon. Kasi napakasakit sa aming mga katutubo na buhay pa kami pero unti-unti nyo na kaming pinapatay. Ang sakit po sa amin na kami, mga katutubo, ay magiging dayuhan sa aming sariling komunidad o sa aming sariling lingwahe. Kaya sana sa mga DepEd, sa ating mga kapatid na DepEd na andirito ngayon, sana mas maiintindihan natin, maintindihan, bigyan natin ng kahalagahan, importansya. Ang paggamit ng isang lingwahe, ang paggamit ng MTB-MLE ay siya palang ugat kung paano natin maabot ang isang matagumpay na ating pag-aaral. Kaya sana po sa bawat isa sa atin dito, kayo po, sana ang kapitbisig po nating itaguyod itong ating MTB-MLE, sana hindi po mawala ito. Kasi hindi po namin kaya makipagsabayan, lalo't ang ating mga katutubong bata, pupunta po kayo sa remote area kung saan walang teknolohiyang ginagamit at ang tanging ginagamit lamang ay yung sa kanilang nasa paligid. Paano po kami makikipagsabayan kung ang ginagamit niyong mga lingwahe ay mga foreigner? Paano makikipagsabayan ang katutubong estudyante kung ang ginagamit niyo ay ang makabagong teknolohiya? Nawala naman po sa amin yun. Kaya isa po sana sa aming mga panawagan at isa sa amin na gusto naming maibahagi sa inyo na sana ang MTB-MLE na ito ay hindi maalis kundi isang pamamaraan upang mas magbubuklod at mas maipapakita natin na hindi tayo nag-aaway dahil sa lingwahe, kundi magkaroon tayo ng magpangunawa, pagmamahal, respeto, at malawak na pagpapahalaga sa kultura ng mga Pilipino. Kaya napakasakit po na kaming mga katutubo, buhay pa kami, ngunit unti-unti na nila kaming pinapatay. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Kaipang. Naantig mo ang aming mga damdamin ano ngayong araw at ang ibansan ano, ang dami naming napulot na karunungan mula sa inyong binahaging karanasan, hindi lang sa personal na karanasan mo no, kundi sa karanasan ng pamayanan sa pagsusulong ng mother tongue based multilingual education. Maraming salamat sa iyo, Kaipang. Salamat, at salamat din ano sa mga tumulong kay Kaipang no na naghanda para sa maging mas makabuluhan no at ang presentasyon niya ngayong araw yung mga guru natin ano Kaipang, particular si Ate Helen Abara at si Carol. Okay. Maraming salamat din sa inyong pagtulong no para makapagbahagi ng inyong mga karanasan. Nakakaantig no kasi isa sa mga nakakalungkot talaga no yung sinasabi ni Kaipang na dayuhan ka sa sarili mong bayan. Ang totoo hindi lang yung mga katutubo ano
ang ginagawang dayuhan sa sariling bayan, kundi ang buong mamamayan Pilipino, no? Ang mga kabataang hindi nabihasa sa sariling wika na sinasabi nga natin na dapat na simbolo ng ating lahi. Marami na tayong natutunan agad sa ibinahagi ni Kaipang, hindi lang sa tamang pagpapahalaga sa MTB MLE, ano, o Mother Tongue-Based Multilingual Education. Ilan na sa mga nabanggit niya, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga patutubong guro o mga guro na nagmula mismo o bahagi ng mga katutubong pamayanan. Gayun din, no, yung mga tuloy-tuloy na trainings para naman sa mga gurong hindi nga nagmula sa pamayanan pero nagiging bahagi, no, ng pagtuturo sa mga kabataan na nasa mga katutubong pamayanan. Hindi isolated ang mga ganitong karanasan. Alam natin yan. Sabi nga natin kanina, we are a multilingual nation. Maraming mga iba't ibang katutubong pamayanan na nagsusulong, no, ng kanilang sariling wika, ng kanilang sariling indigenous knowledge systems and practices bilang maging mahalagang bahagi ng kanilang edukasyon. Maraming salamat ulit sa iyo, Kaipang. Bigyan naman natin si Kaipang ng ano, no, ng mga reaction diyan, no? Heart, palakpakan, smile emoji. Maraming salamat sa iyo, Kaipang. Mamaya magkakaroon tayo ng pagkakataon na makapagtanong kay Kaipang at makapagbahagi rin, ano? Or humingi ng paglilinaw pa sa ilang mga ibinahagi niya. Ngayon naman, ano, natutuwa tayo na tayo ay may kasamang talagang masugid, no, na tagapagtaguyod ng MTB MLE. Kasama natin siya, no, sa MTB MLE Advocates Network, at hindi lang kasama, no, kundi tagapanguna, no, leader para sa advokasya ng tamang pagpapahalaga, pagtataguyod, implementasyon ng MTB MLE sa larangan ng edukasyon. Siya ay isang guro at tagapagturo at isa ring mananaliksik, no? Ang kanyang mga interes sa pananaliksik at advokasya ay ang mga sumusunod: non-formal education, alternatibong pag-aaral, siyempre edukasyon ng katutubo, mother tongue-based multilingual education, parental involvement o paglahok ng mga magulang, at teacher education, ano, yung tuloy-tuloy na edukasyon ng ating mga guro. Siya ay naging mahalagang contributor, no, mula sa Pilipinas sa ginawang MTB-MLE resource kit ng UNESCO, no? Ito yung Including the Excluded, Promoting Multilingual Education. Sa maraming pagkakataon, nagre-refer tayo dito sa UNESCO kit na ito, no, upang bigyan tayo ng gabay kung paano ba ang tamang pagpapahalaga sa MTB-MLE at paano ang dapat na pagpapatupad nito, implementasyon nito sa ating edukasyon. Siya ngayon ay isang profesor, no? Siya ay isang faculty member sa Kolehiyo ng Edukasyon sa UP Diliman. Mga kasama, atin pong i-welcome, no? Kinagagalak natin ang makasama ngayon para ibigay sa atin, no, ang MTB-MLE at ang kahalagahan nito sa pagtataguyod ng isang inklusibo at epektibong edukasyon. Magiging bahagi rin dito ang pagbabahagi ng global and national policies and practices. Si Dr. Maria Mercedes Arsadon. Hello po, Ma'am Sed. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pwede po ba akong mag-share ng screen ko? Ay, sige po. Bigyan lang natin ng ano. Naantig po ako sa pag-share ni Teacher Epang, ano. Feeling ko nga parang
ano pang masasabi ko, ano? Parang sinabi na niya yung pinakamahalagang ideya na ating pag-uusapan. So, gusto ko lang pong dagdagan na lang, ano, or siguro magbigay lang ako naman ng konting perspective galing sa aming, mula sa aming pag-aaral at sa mga ginagawa sa ibang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo, no? Salamat po ulit. Sana ang boses ng mga IP leaders natin, yung mga teachers natin sa IPED ay marinig ng buong sambayanan. Alam po natin ano na kaya tayo mayroong ganitong pag-uusap ngayon ay dahil lumabas nga yung balita na tinanggal na yung mother tongue na bilang subject. Ito ay in-announce nung August 10, ano, 2023. At ang masaklap nito ay panahon pa ito ng itong buwan na to ay buwan ng wika, no? At sa KWF, ang kanilang tema ay Filipino at mga katutubong wika. So, pinahahalagaan ang mga katutubong wika. Dahil ang Filipino naman po ay hindi ito Tagalog. Kundi dapat ito ay nag-i-evolve. Ano? Ito ay dapat yumayabong para may maiaambag ang iba't ibang wika sa Pilipinas. At sa buwan din ng August, ano? Agosto ay ating celebrate ang ano Indigenous Peoples Day, ano? Kaya napakasaklap na bakit nangyari pa 'yon sa buwan na ito, ano? Bakit ba natutuwa ako na may mga IP leaders tayo nagsasalita ngayon kasi karamihan pag usapin ng MTBMLE ay mas naririnig yung mga ibang language group sa Pilipinas, ano? And gusto kong i-highlight lang ano ang pasasalamat ko sa mga IP leaders natin. Dahil sa kanila ay mayroon pa rin tayong mga wika at buhay pa rin yung ating mga cultural practices, yung mga kaalaman, ano, yung mga kaalaman sa iba't ibang aspeto. Kwento nga po ni Teacher Epang kanina, yung kaalaman sa medisina, kaalaman sa pagpangangalaga ng ating kalikasan. Okay, so... kasi ang ating ang definition ng indigenous people sa ating IPRA law ay sila yung mga heroes, ano, sila yung mga taong who resisted, sila ay lumaban, dinepensa nila ang kolonyal, ano, na ang puwersa ng kolonyal, ano. So dito nakalagay resistance to political, social and cultural inroads of colonization. So, nung dumating yung mga Espanyol at mga Amerikano, ay talagang kinonvert nila ang mga Pilipino, ano, sa relihiyon, sa kultura nila, ano, yung Western culture. At may mga grupo, ano, ito yung mga IP na sabi lang hindi pwede, ano, we will maintain, hindi kami susunod sa inyo. At dahil sa kanilang hindi pagsunod sa in-impose na wika, ano, Espanyol, English at Western na foreign na pamamaraan ay sila ay pinahirapan, ano, hindi sila binigyan ng mga papeles, hindi sila binigyan ng mga trabaho sa munisipyo, hindi sila tinanggap sa mga eskwelahan at sila ay pinatira sa mga bundok, sa mga malalayong lugar at pinapalabas na sila ay mga headhunters, na sila ay hindi sibilisado kasi kailangan nilang pwersahin ang mga grupo na to na sumama sa kanila, no? Kasi nakatira yung mga IP, sila ang nagbabantay sa mga natural resources natin, yung mga gold deposit, sa mga bundok, sa mga you know, yung mga punong kahoy. Sila ang nagbabantay dito at gustong gamitin ito, ano, ng mga negosyo at ibang mga yung mga foreign power, no? Kaya dapat kung ginugunita natin yung papel ni Jose Rizal, Bonifacio, dapat meron tayong mga bantayog para sa ating mga IP leaders. Dahil kung wala sila, ay wala na tayong memory of our past. Kasi nung bago dumating yung mga nung dumating yung mga Espanyol, nagulat sila na mga literal pala, no? I mean, literate pala ang mga Pilipino, meron tayong baybayin. Meron tayong writing system. Okay? Dahil dito, ano, ay literate pala mga Pilipino sa aming bansa, mga literate lang ay yung mga pare, yung mga
may mga matataas ang posisyon sa Pilipinas kahit sino babae at lalaki na kasulat. At dahil dito, dahil nakita na maraming kaalaman ang mga Pilipino, pinagbawal ang baybayin, ano? Pinagbawal yung mga writing system. 12 dati ang ating writing system. Pinagbawal nila at sabi nila, gawa ito ng demonyo. Kaya bawal, kaya gamitin na lang yung writing system. Ano? So, salamat na lang at marami pa rin naiwan na kaalaman, ano? Na binantayan ng ating IP leaders. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga IP leaders na nandito, mga IP members, dahil tiniis ninyo ang ginawang pagpapahirap sa inyo para lang maprotektahan, ano, at hindi mawalang ating kaalaman. At kahit po ano, yung sa mga papeles na sinulat ng United Nations, talagang nagbago na ang pananaw sa mga IP people. Ano? Noong unang panahon, 1957, ang tingin ng mga UN documents, yung International Labor Organization, na ang mga IP ay less advanced, ano? Na kailangan sila ay ma-integrate, ma-modernize, okay? Na sila ay balakid sa pagbabago, sa development. Okay, so kailangan yung mga anak ng IP ay ma-integrate sa modernization, ano? At subalit, dahil sa advocacy ng mga IP people, ano, mga communities at iba pa, ay nagbago noong 1989, ay nakita na na ang mga IP ay hindi dapat mawala. Okay, na kailangan ang programa sa edukasyon ay nagpapalakas ng mga kaalaman, ano, ng lingwahe ng mga IP at dapat ituro to sa eskwelahan, ano? At meron silang karapatan na mamuno na magdesisyon kung ano ang dapat sa kanila. So nakita natin na mismo yung United Nations, yung mga malalaking yung mga institusyon ay lately lang nila na ano nakita ng kahalagaan ng mga IP. At dapat din malaman na kahit may mga eskwelahan tayo, ay may dalawang klaseng learning system na nangyayari. Hindi lang sa eskwelahan natututo ang mga bata. Meron din tayong tinatawag na indigenous learning system na kung saan tinuturuan ang mga bata mula nung pinanganak sila hanggang sila tumanda kung paano ang tamang asal, ano yung ugali ng, na dapat nilang gawin sa buhay, paano magtanim, paano mangalaga ng mga ng kagubatan. So ito po yung sa pag-aaral ng mga kasama ko, no, na scholars ng indigenous education, nakitila na yung mga IP pala, pinapasa nila yung kanilang kaalaman sa pang-anak nila, sa pamamagitan mula pa ng baby, yung mga anak nila, yung mga lalabay na kinakanta. Tinuturuan sila itong picture na to kung paano mag magbayo ng palay. Meron tinatawag na ano na, na mga lugar, yung Dapayan, Bubunan, kung saan tinuturuan yung mga teenagers. At sa aking pag-aaral doon sa Northern Luzon, nakita ko na may mga mambunong, ano, sila yung mga mayroong wisdom na mga IP leaders na memorize nila yung mga kaalaman ng indigenous people, mga ritual, at may mga grading system sila, no? So sa may pintuan ng bahay nila, nakalagay dyan yung mga yung skull, ano, yung ulo ng mga baboy na kinatay ng sa ritual. Kaya kung maraming mga nakalagay dyan na ulo, ibig sabihin mataas na ang kanyang grade. So meron silang curriculum, meron silang teachers at meron pa silang grading system, ano? Kaya makita natin na organisado, ano, ang sistema ng indigenous learning system. Ngayon, tingnan naman natin sa formal system. Paano na isiksik, ano? Paano na insert ang advocacy para sa paggamit ng ating wika, ano? So makikita natin dito yung timeline noong 1898 nung First Philippine Republic, nakalagay na doon na ang Espanyol ang gagamitin sa eskwelahan pero temporary lang, ano? Sinasabi nila na dapat papalitan itong banyagang wika at magkakaroon ng sariling atin, ano? At noong dumating ang tinatag yung public school ng mga Amerikano, ang kanilang instruction English only. Kaya kahit yung mga bata ay naglalaro sa playground,
ay dapat English ang gagamitin. Napaka-stricto, no? Subalit may mga mambabatas sa Pilipinong mambabatas kagaya ni Morales, Locsin, Corrales, Bocobo na pinaglaban nila na dapat gamitin ang ating wika sa mga eskwelahan. Pero unfortunately, hindi sila pinakinggan. At may nangyari noong 1925, dumating yung mga assessors, education assessors mula sa Amerika, no? At pinuntahan nila ang 38 na probinsya, ano? Libo-libo, 31,000 na mga estudyante, mahigit 1,000 teacher ang kanilang binigyan ng examen para malaman nila kung ano ba yung kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Kasi nga 1925. At nakita nila na ang paggamit ng English ang siyang dahilan kung bakit nahuhuli ang mga Pilipino compared sa ibang bansa, ano, yung mga bata sa ibang bansa. Kaya nga tinawag tayo na nation of fifth graders kasi yung mga graduate ng high school, ang alam lang nila ay grade 5. At ang dahilan ay dahil sa pag-i-impose ng English only. Kaya pala sabi nila, ang problema sa edukasyon ay it's a language problem. Sabi nila, yung ginawa niyong paggamit ng English at hindi niyo ginamit yung kanilang wika ay parang eksperimento yan. Wala naman yang precedence. Ano? Unfortunately, hanggang ngayon, nag-eksperimento pa rin ang ating mga mambabatas at hindi naniniwala pa rin sila na, ano na, nananaginip na gagandang edukasyon gamit ang English. And it never happened. Ano? Sa lahat ng nangyaring education survey, laging mababa ang Pilipinas. Noong 1940, na-introduce ng Tagalog sa schools. At noong 1930s hanggang 1974, may mga DepEd ano, na superintendent, kagaya ni Pedro Guiang, Jose Aguilar, sina Pedro Orata, na ginamit nila ano, yung mga wika natin sa eskwelahan. Kaya kunyari si Jose Aguilar, ginamit niya yung Hiligay noon sa Iloilo, yung Iloilo experiment. So may dalawang klase ng grupo ng mga estudyante. Yung isa gumamit ng English, yung isa ay gumamit ng Hiligay noon. At nalampasan, ano? Nalampasan ng mga batang nag-aaral sa Hiligay noon, yung mga batang nag-aaral sa English sa lahat ng subjects, pati yung English na subject. In other words, kahit na sandali lang natuto ang mga bata sa English, mas magaling pa sila sa English kaysa sa mga nag-English only mula noong umpisa, no? Si Pedro Guiang, ginawa niya ito sa Ilocos, sa Cebu, si Pedro Orata naman ay sa Pangasinan. So naging batas ito, itong vernacular education program. Subalit na nagkaroon ng martial law ay tinigil na ito. Subalit kahit na wala na itong batas na ito, noong mga 1980s, nagpatuloy yung mga IP groups. Ni-report no, ni Father... yung taga-Apo Palamguan, ano, na mayroong 200 schools sa Mindanao ang gumagamit ng kanilang wika. May mga NGO din, mga religious group, kagaya sa Tukdaan, ano, na gumagamit ng sariling wika ng mga IP. So kahit na walang policy, ay patuloy silang nagkakaroon ng mga community-based program para ituro ang mga wika. At noong 2009, ayan, ano, at na-introduce, na-institutionalize ang MTB-MLE, at noong 2011, nagkaroon ng IP Education Framework. Ang mga, dahil ito sa mga akademiko, nakita nila sa pag-aaral na yung mga batang, kagaya po ng sinabi ni Teacher Epang, ano, nakita ito sa mga maraming research na pag ang bata ay natuto sa kanilang wika, ay nagiging matalino, nakakaroon ng critical thinking, ano? May mga taga-DepEd din, mga taga-IP group, mga taga-KWF at mga manunulat ng mother tongue ang tumulong para magkaroon ng polisiyang ito. At ano ba yung nakita nga, no? So, kagaya na bagay ko kanina, kapag ginamit ayon sa mga eksperimento at sa mga inisyatiba sa mga communities, kapag ang bata ay natuto sa mother tongue, mas madali siyang matutong magbasa. At yung kanyang literacy sa L1, sa kanyang L1, kagaya ng Sambal or Mag-Indi, Mag-Ansi, ay naililipat sa L2, kagaya ng Filipino, at sa English. Ano? Kaya kung nakakabasa na siya sa kanyang mother tongue, mas madali na siya makabasa sa ibang wika. At gumagaling siya sa iba't ibang mga subjects, pati sa English,
nagkakaroon ng enthusiasm, nagiging masaya siyang pumasok, ano? Nagkakaroon siya ng self-confidence, feeling niya matalino siya. At totoo talaga matalino siya, no? Dahil magaling siya mag-recite at nag-involve yung mga parents at community. Nababawasan din ang absenteeism at dropping out, ano? Kaya yung kwento po ni Ma'am Epang, nangyayari to sa iba't ibang lugar, ano? At dahil sa ating batas na to, nagkaroon ng mga maraming DepEd order na dapat yung mag-produce ng materials, na itatag yung IP Education Office, yung EPSEO, nagkaroon ng policy tungkol sa funding, anong wika ang gagamitin, paano mag-hire ng teachers, kaya dahil sa DepEd order, ang mga teacher na nag-a-apply ng kindergarten grade 1 ay dapat alam nila yung wika sa community, ano? Tapos meron ng committee, merong policy sa training, sa language mapping, at pati sa college, ano, ako po ay nagtuturo sa kolehiyo, meron ng subjects na teaching in the mother tongue, ano, or iba yung pangalan niya sa ano, no, content and pedagogy in the mother tongue, at meron na rin sa pangmasteral, ano, yung indigenous studies, indigenous education. So hindi lang sa DepEd, pati sa CHED ay nagkaroon ng pagbabago, ano? Ito nga, no, dahil ito yung IP education framework na dapat yung tandaan, ano, yung DepEd Order 62 Series 2011, dahil ito sa mga advocacy ng mga IP group. At pati yung ating Filipino sign language, ano, kaya tayo ngayon merong nag-interpret sa sign language ay dahil sa batas na to. Okay, at ito na po ngayon ang ginagamit ang na-develop ng DepEd, nabigyan ng form minimum, meron ng orthography, meron ng learning materials, meron ng grammar guide, ano? Nung una 19, pero nadadagdagan na nung dadagdagan, ano, 100 more ang mga lingwahe na meron ng form minima. Kaya dapat ituloy nila ito, no? Hindi porke nawala yung mother tongue ay itigil nila ang mga ito. Ngayon gusto kong ibahagi yung ano yung nagawa ng MTBMLE policy sa isang community na aking inaral, ano? Dahil kasama kasi sa policy ng MTBMLE na dapat gagawa ng mga teachers ng mga big books, mga kwento na authentic tungkol sa kanilang bayan. At dapat babasahin ito sa school, ano? So ito po yung aking inaral, sa lugar na ito ako lumaki, ito ay sa Benguet, Kankanay ang kanilang salita at marami pang ibang salita doon na Benguet. At kasama sila sa nag-pilot ng 2012. Nung nagpunta kami ng 2011, apat pa lang ang kanilang big books. Pero nung bumalik na ako doon ng 2018, ang dami-dami na, ano? Mayroong 20 na teachers ang gumawa ng big books, 6 ang mga taga-drawing. At totally, ang nakita ko ay 300 na storybooks sa Kankanae, yung iba Filipino, yung ibang English. At meron pa silang Kankanae primer. Paano ituro ang pagbabasa gamit ang Kankanae? Ang tawag nila dito ay anidot, parang marungko, pero ito yung style nila sa Kankanae. So ang daming ginawa yung mga teachers, kahit busy-busy yung mga teacher, nagtulungan sila, no? Yung mga grade 5 teachers, tumutulong sa paggawa ng big book, hindi lang yung mga grade 1. Yung mga kwento nila, tinatawag nilang IBTize, may mga kwento sila tungkol sa pagtatanim ng vegetable, yung mga indigenous knowledge system and practices, yung indigenous learning system, yung mga cultural practices sa ano no sa pagtatanim, ano? At sabi ng teacher, nung una raw dahil gumawa siya ng materials, nung una wala siyang interest sa kanyang mother tongue, ano? Alam naman natin na marami na sa ating professional, nakalimutan nila yung kanilang mother tongue o hindi na mahalaga sa kanila. Pero sa kanilang paggagawa, na-inlove sila muli sa kanilang mother tongue. Ano? At later on, pinagtatanggol na nila ang kanilang wika. Ano? Kaya mahalaga pala na ating kabataan, ang ating teachers ay involved sa paggawa ng materials. Kasi dito nila natututunan ang kahalagaan ng kanilang wika. At dahil ginagawa nila ito, nagiging inaaraw nila yung wika, ano bang tamang spelling, lagyan ba to ng hyphen, etc. No? So, hindi lang ito naging spoken language, kundi ito ay naging written language. Ano?
And then dahil dito, natuwa sila na yung big book na ginamit nila ay naging masaya sa classroom, ano? Naging matalino yung mga bata, no? Kagaya dito, pag sinabi ng teacher, magbabasa ako ng big book, tatakbo na yung mga bata sa harap. At dati raw noon, nung English pa, ituturo lang ng bata yung sagot dun sa libro. Pero ngayon, meron na silang, kahit opinion, alam na, meron silang sariling opinion. Hindi lang nila sasagutin yung tanong gamit ang kanilang wika. Meron pa silang opinion, ano? At nai-improve yung kanilang critical thinking kagaya nito, ano? Nang sinabi ng teacher, what do you think will happen next? Ano kayang mangyayari, ano? Itong predicting part ito ng critical thinking. At marami silang mga guests, ano? Sasabihin nila later, tingnan mo, tama ako, ano? So talagang masaya, na-observe ko po ito, ano? Yung mga bata, kahit grade 5 na sila, bumabalik pa rin sila sa grade 1 para balikan yung mga big books na binasa sa kanila. Ito yung ginawa nila, nag-teacher's training, lakbay-aral, ito sa right, yung teacher galing sa Mangkayan, pumupunta sa Bugyas para magpaturo. At narinig ko to, no, nandun ako Saturday morning, sabi ng master teacher, ano bang ginagawa niyo sa Mangkayan? Ah, okay, nag-gold panning kayo. Baka pwede kang gumawa ng big book tungkol sa measuring. Paano kayo nagme-measure ng ginto? Yun ang magandang kwento. Ano? So nakakita natin dito yung kanilang mentoring. And then, kinikwento nila yung kanilang karanasan. Ano? Kinikwento nila na nung bata sila, mahiyain sila, tahimik sila dahil nga sa English only. So ayaw nilang mangyari ito sa kanilang mga estudyante. Ano? Pati nga ako eh, dahil sa MTBMLE, naalala ko ng bata ko nung lumipat kami sa Maynila, tinatawanan ng teacher ko yung aking accent. Matigas daw yung dila ko. Ano? Noon naman, hindi ko naiisip yon. So parang nagbigay sa akin ng insecurity yun. Ano? Matigas pala ang dila ko. Akala ko there was something wrong with me. Ano? So dahil sa MTBMLE, parang naalala ko yun at nagbigay ng redemption. Ano? Mali pala yung iniisip ko noon. Ano? Lahat pala ng tao ay may accent. Sila din po ay nag-advocacy, sinulatan nila yung mga parents, may mga PTCA meeting para ipaliwanag yung MTBMLE, kinakausap yung mga guro at mga principal. Ano? At naghanap sila ng support mula sa mayor para makagawa sila ng mga big books at meron silang mga service credit sa mga teachers nila. So ano, ito yung mga na-realize nila, no? Dahil sa MTBMLE, noon akala nila na yung mga gamit ng mother tongue ay problema yan, nakakasira sa pag-obstacle, balakid sa pag-aaral. Pero dahil sa paggawa nila ng materials at pagtuturo sa MTBMLE, nalaman nila, ay ang mga L1 pala natin ay magagamit natin. Hindi siya pambahay. Pwede magagamit natin, bridge. Ito, ano? Noon, akala nila na kailangan magaling ka sa English para mukha kang matalino. Na-realize nila later on, ay hindi pala yung speaking dollar, ano? Speaking English na nagmumukhang matalino. Dapat yung marunong ka mag-isip. Marunong ka mag-express ng opinion mo, no? So yun ang ibig sabihin ng mga batang matalino, no? Noon akala nila na nakakatakot or ang hirap magturo, no? Very unpleasant, hindi masaya ang pagturo magbasa. Kasi maraming repetition, drills. Pero pag ginamit pala yung mga big books na mga kwento, ay nagiging masaya at interactive yung classroom. Nung una, akala nila ang pwede lang gumawa ng mga big books ay yung mga publishers, kagaya ng Adarna, mga ganyan, ano, CNE. Pero na-realize nila na pwede rin pala silang magsulat ng mga big books, ng mga kwento. Yung mga Xerox machine, ano, sa Bugyas, nagkaroon sila ng mga malalaking Xerox machine, colored Xerox machine, at yun ang ginagamit para sa big books. Nung una, akala nila na yung mga 19 languages lang na sinabi ng DepEd ang pwedeng gamitin sa school. Pero nakita nila na pag mayroon silang sariling sikap, ano, kusa, yung agency, ay kaya nilang mag-produce ng resources para hindi na nila gagamitin yung binigay sa kanila na language na hindi naman nila wika. Para pwede nilang gamitin yung kankanaay, ano? Unfortunately, ano, kahit na ang dami-daming nangyari, marami ng policy, 12 years after, mula nung naisabatas ang MTBMLE, ito na, no? Lumabas na yung mga senador, congressman, like si Congressman Mark Go ng Baguio City,
si Romulo ng Pasig at pati si Senator Gatchalian tinututulan nila, no? At si Marcos mismo, yung presidente, na sabi daw ay palakasin yung English na lang, ano, at hindi na yung mga iba pa. Subalit, kahit na nangyari ito, yung mga teachers sa Benguet, ano, kung saan ako nag-aral, pinagtatanggol pa rin nila, kagaya ng isang focal person ng mother tongue. Eh, kasi syempre doon, ang kanilang trabaho ay nagtatanim ng gulay, ano, yung mga upland vegetable. And then sabi niya, kami nagtatanim ng gulay, alam namin na kunyari yung carrots or cabbage, na pag hindi mahina ang pagtubo nito, o kaya mayroong peste, ang solusyon ay lagyan mo ng fertilizer at insecticide. Hindi mo siya bubunutin, ano? Kasi marami ka ng nilagay na oras, energy. Kaya dapat, ang gawin ng mga edukador ay hanapin ang solusyon sa mga problema ng implementasyon, kung meron man, ano? Hindi ito tatanggalin. So, kahit yung mga teachers mismo ay masama ang loob nila na tatanggalin. Actually, nung pagkatapos ma-announce ano, na tatanggalin yung mother tongue, nandun ako sa NISMED, isang seminar sa wika. Mayroon isang teacher mula sa ABRA, no? August 11 to, no? After in-announce ng DepEd na tatanggalin nila yung mother tongue nila. At sabi ng teacher na to sa ABRA, ako yung nanguna ng paggawa ng ortografiya ng aming wika sa ABRA at marami kaming ginawang materials. Bakit naman binabaliwala nila ang ginawa natin, ang ginawa namin? Ano? So ang haba ng kanyang speech para ipaalam sa grupo ng yung kanyang saba ng loob. And I'm sure ito rin ang nararamdaman ng marami sa atin, ano, na naghirap. Overwork na ngayong mga teacher. Tapos, yung kanilang ginawa ay babaliwalain pa rin. Ano? So, itong matatag curriculum na to, meron naman siyang prospect. Ano? May advantages kasi binawasan yung learning competencies. Mas magaan. Tapos, malakas ang kanyang values education, socio-emotional learning. Kaya lang tinanggal yung mother tongue. At ang pinalit ay dalawang subject, language, saka reading and literacy. Ang nakalagay dito, gagamitin pa rin yung mother tongue sa dalawang subjects na to. At sa grade 1 lang siya, no? So, paano to ipapatupad? Tignan natin, ano? Maintindihan kaya ng mga guro? Sana nga, ano, na malaman ng mga guro na nandiyan pa rin yung mother tongue at dapat nilang i-maximize ito, no? Sa pamamagitan ng dalawang subjects na to. Okay? So, ang pagkatapos din na ma-announce, yung matatag curriculum, nung nagkaroon ng Brigada Eskwela, nag-speech ang presidente natin, at sinabi niya na sana raw sa pamamagitan ng matatag curriculum, ay tataas na tayo sa mga international scores, kagaya ng PISA, TIMSS, CPLM, ano? Eh, alam natin na ang mga subject, ang mga international test na to ay English ang ginagamit, para ito sa science, math, and literacy. Ang kanyang sinusukat ay yung kaalaman ng mga bata sa siyensya at sa matematika, no? Paano kaya sila tataas sa scores na to, sa science and math? Eh kung ang alam naman nilang lingwahe ay yung L1 nila at Filipino, ano? May ginagawang pag-aaral yung aking mga kasamahan sa Visayas in Mindanao kasi sabi ng isang mayor, magaling daw sa English yung mga bata pagkatapos nanood ng mga YouTube. Nung pinuntahan nila at tinest nila, no, mayroon silang ginawang L1 mapping, nakita nila na mother tongue pa rin ang alam ng mga bata. No? So, mas mataas, napaka-konti lang ang nakakaalam ng English, mga 40% lang, majority ay mother tongue. Ano? So, paano matututo ang bata sa English na math and science kung ito kung mahina sila sa English, 40% lang? At sa mga ginawang test ng DepEd, yung English Proficiency Test for Teachers, nakatingin nila na 2% lang sa mga guro ng grade 1 and 2. Ang proficient, imagine 2%. Majority ng mga teachers ay low or medium lang ang kanilang proficiency sa English. So paano tuturuan ng mga teachers na ito
Sa wikang English, ang mga batang manghihina sa English, ang mga teachers na manghihina rin sa English, sa math and science, para tumaas tayo sa mga international test na to, di ba? Baka naman na nanaginip lang. Ang masaklap nito, after 6 years, wala na sila sa pwesto. At yung mga bata, you know, nandyan pa rin sila at makikita natin yung negative or you know, patuloy na mababang performance, ano? At dapat matuto ang mga leader natin sa ibang bansa, no? Kagaya ng Vietnam, nung umalis na yung mga nung 1970s, tinanggal na nila yung French. Kasi kung sa atin ay English, sa Vietnam ay French ang kanilang colonial language. Tinanggal na nila ito at ginagamit nila yung kanilang Vietnamese na wika. Meron din silang program para sa mga IP, ano? At ganoon din ang Malaysia, no? Ang ginagamit nila sa international test ay Malay, Tamil, and English. At sila ay namamayagpag, mataas ang kanilang score. Samantalang tayo ay nasa kulelat dahil patuloy pa rin ang paggamit natin ng English as language of assessment. Kaya imposible, no? Knowing yung kakayanan ng teachers, kakayanan ng mga bata, imposibleng tumaas tayo sa international test unless baguhin natin ang language of instruction saka language of assessment. So ano ang ating pwedeng magawa, no? Nagpapasalamat ako sa INET, ano, kina Ma'am Mitzi na talagang inorganize nila ito, no? So magkalampag po tayo, mag-raise tayo ng awareness, ipaturuan natin, ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na kailangan ang mother tongue ay huwag tanggalin. You know, do not remove. Improve but not remove. Ang L1 sa L1 ay walang maiiwan. Ito, ano, L1 para sa dekalidad na edukasyon. Ano, mag-isip tayo ng paraan ng yung mga ganitong madaling tandaan na slogan, for example. At makilahok tayo sa mga hearings sa Kongreso, sa Senate para sa pagtanggal ng mother tongue sa curriculum. Hindi pa to batas, ano? Ginawa na ng DepEd, in-implement niya, wala pa namang batas. So I'm sure bibilisan nila yung pagtatanggal ng mother tongue sa batas para may isagawa ng DepEd yung kanilang implementation ng practice na to, ano? So pigilan natin sila. Actually, mahirap pigilan kasi nag-a-attend ako ng hearings sa Congress at sa Senate. Sinabi na lahat ng mga invited resource people, sinasabi na namin lahat ng research na hindi English, kundi mother tongue ang nagpapagaling ng edukasyon. Pero hindi na tinatanggap to, no? At wala naman sila maipakitang basihan, no? Na yung English, yung L2 ng bata ang dapat gamitin. Ano? Mag-participate tayo sa Education Commission 2. Suportahan natin yung mga maestra na gumagawa ng materials na para wag silang manglupay-pay, ituloy pa rin nila ito. Magkaroon tayo ng mga projects. Ano? Ipakita natin, like sa Sambal, yung, alam ko po yung high school dyan, ano? Yung lakas ba, yung high school. Sana magkaroon din ng elementary. I think mayroon ng elementary. Ipakita natin kung paano epektibo ang L1 ano, sa mga demonstration schools. At dagdagan natin ang mga L1 na mayroong kagamitan. Ano, lahat ng IP languages. Gamitin ng L1 sa STEM. Kumbinsihin ng LGU magkaroon ng reading programs at palakasin ano, yung mga indigenous learning system. So sabi po ni ng ating DepEd Secretary noon na promoting MTBMLE requires dedication to a cause greater than ourselves for the sake of the national welfare of the country. You know? So kailangan talaga ng dedikasyon. Alam na mga guro sa MTB na marami na silang iyak at pawis. So kung natin gagawin ito, ay talagang ano, isipin natin na hindi yung nasa taas, ano, yung mga senador ang magdedesisyon. Dapat ang mga taong bayan, ano, himukin natin. Maraming naiisip na ay kailangan natin ng English, ano, para sa OFW. Pero hindi lang po 'yon, ano.
kailangan natin na mas magaling mag-isip. Hindi lang yung marunong magsabi ng good morning, how are you, ano? So salamat po, salamat po ulit sa init at sa inyong lahat. Namwow, just Ahina, marami pong salamat. Marami pong salamat, Ma'am Chet. Ang dami na naman naming natutunan, no? So tama po yung sinabi ni Ma'am Chet. Sa kabila ng mga kasalukuyang malulungkot na nagaganap, ano? Agosto pa. Tama-tama nga at Agosto ay buwan ng wika, no? Ipinagdiwang din natin ang International IP Day at Agosto pa talaga nangyari, no? Itinaon pa ang pagtatanggal ng mother tongue as subject, no? Sa bagong ni-revise na curriculum. So nakakalungkot nga ang nangyari. Ito pong marami, no? Magaganda yung mga ibinahagi sa atin ni Ma'am Chet, no? Na napakatagal ng panahon na nagpapatunay na itong MTB-MLE, no? Ay nakakatulong talaga, no? Hindi lang sa pagpapabuti ng learning outcomes ng mga bata, no? Kundi sa pagkakamit ng isang edukasyon na tunay na inklusibo, no? Yung hindi nagbabaliwala, no, sa ating mga katutubong wika. Kasi katotohanan talaga na ang tayo ay isang multilingual na bayan, no? Sabi nga natin gaya ng maraming bayan sa Asia Pasifiko at sa mundo. Nakakatawa na ipinagpipilitan na bilingual lang, no? O sa konteksto ng Pilipinas, English at Filipino lang, no? Ang dapat na ibalik sa English at Filipino ang medium of instruction, tanggalin na ang mother tongue, samantalang isang malaking katotohanan iyon. Hindi rin mababaliwala yung mga pagsisikap, napakaraming mga pagsisikap sa pagpapaunlad, no, ng mga materials, no, para sa mother tongue-based multilingual education. Sabi nga natin, hindi isolated cases yung mga sinasabi ng mga akademiko, lalo na ng mga katutubong pamayanan sa mga marami ng pagsisikap, no, na ginawa nila. In fact, sa bahagi ni Ma'am Ched, no, ibinahagi niya, no, yung mga ano, motivated ang mga guro na gawin yung mga big books, no. Sige. So tama si Ma'am Ched, ngayon po ay itinanggal na, no, sa bagong revised curriculum yung mother tongue as a subject. At bagong launch kasi itong bagong revised curriculum, makikita pa natin ang mga implikasyon, no, ng mga naganap na pagbabago dito. Gayunpaman, hindi pa nga na-amend, no, yung Enhanced Basic Education Program, yung K-12, kung saan nandiyan nakalagay yung provision na i-institutionalize na ang MTB-MLE, no, para gamitin sa kinder to grade 3. So wala pa pong amyandang nagagawa sa mga batas, pero sumusulong na ang mga pagbabago na tumutungo dun sa suspension ng implementasyon ng MTB-MLE o ng pagtatanggal nito, no, bilang subject and maybe later on, no, bilang medium of instruction sa ating foundational years, no, yung napakahalagang mga taon, no, sa na level ng edukasyon, dahil ito yung sinasabi nating the foundational years, no, kindergarten to grade 3. Ngayon po papasok na tayo sa question and answer portion natin. Maaari pong ilagay dito sa ating group chat kung meron tayong mga tanong, komento o mga karagdagang nais ibahagi, no, na makakatulong pa para sa pag-unawa natin sa MTB-MLE. At maaari ring i-raise, no, yung mga kamay dito sa screen, patulong na lang sa iba pa nating mga kasama, no, kung hindi ko makita, no, yung lahat, no, ng mga nais mag bahagi.
o magtanong. So ngayon po, bubuksan na natin yung pagtatanong para po sa ating dalawang tagapagbahagi, tagapagsalita. Kanina, para kay Kaepang at si Ma'am Chen. Sige po, meron na po bang mga naka-raise ang hands dyan, ano? Basahin ko lang siguro yung ilang ano no, ilan munang nakita ko na dito sa chat group. Komento ito no from Tita Jean ng Pagtinabangay Foundation sa Ormo. Nakakalungkot naman, kailangan pang i-train ulit ang mga teachers na sana nasa curriculum na ang mga ito hanggang sa kolehiyo, no? Although yun nga by training the teachers and encouraging them no na makibahagi sa implementasyon na ito, sabi nga ni Ma'am Chet, na mo-motivate sila. So it's a good thing also, no? Magandang bagay rin na nabubuhay ulit, no? Ang kanilang pagpapahalaga sa MTBMLE. Yes, nakikita ko yung kamay ni May. May 5, please. Ay, salamat, Mitzi. Salamat kay Kaepang, kay Ma'am Chet. Ang tanong ko, medyo mahirap nga sa bahagi ng legislation. Yung ating layunin na panatilihin itong ating mother tongue-based multilingual education. Kung ito ay ipapasa sa Senado or sa bicameral, ano pa ang pwedeng antas o ano pang ahensya o institusyon ang pwede nating habulin para dito? Malinaw ba yung tanong ko? Sorry. Opo, Mami. Thank you, Ma'am Chet. Sa ngayon ano kasi may pumasa na sa lower house yung bill ni na Marco at saka ni Romulo ano pero wala pa siyang counterpart sa Senate ano pero madali lang naman ano pwede naman nila i-endorse lang kahit na walang counterpart endorse nila at magiging batas ito ano so talagang ang pwedeng gawin natin ay kausapin natin siguro yung mga ibang taga-Senado. Kasi napansin ko nung nag-privilege speech si Senator Gatchalian, may mga kumontra sa kanya, no? Tukol sa pagtanggal ng mother tongue or pag-criticize yung sa mother tongue. Kagaya ni Senator Tolentino, pati si Robin Padilla, si Lauren Legarda. Kasi si Lauren Legarda talagang siya yung nagpo-promote ng cultural mapping, siya yung marami siyang ginawang big books at mga ano na materials sa culture sa kanyang ano na nga ba yung language sa ano no sa taga-Bisaya kasi siya no pati yung mga IP sa mga Bisaya kinaray ata si Senator kinaray pa po oo saka yung mga ano yung mga IP doon sa Bisaya ano so and then nung din nag-attend ako ng hearing sa Senate si Coco Pimentel talagang ano rin ano nandun siya para ipahayag niya na hindi siya umaayon so siguro if we can persuade communicate with the senator kasi sana yung congressman kunyari sa Zambales at sa mga IP areas inaasahan natin na sila yung tutuligsa no unfortunately sa lower house ang tumayo lang yata sa Teacher Franz, ano? Wala akong nakitang resistance sa ibang ano no, congressman. But anyway, sa Senate, I think may chance sa pamamagitan ng mga friendly senator na to, ano? Tignan natin. Ang isa rin na ano, talagang if worst comes to worst, kasi kung talagang ginawa nila ito, kasi ano rin to parang violation din to ng Constitution. Kasi nakalagay sa constitution na may role yung mga regional languages natin ano as auxiliary medium of instruction. Kaya kung tatanggalin mo to, i-restrict mo. So parang ano no, unconstitutional siya. So pwede siyang questionin sa korte, ano? At sa IP ano, hindi naman nila pwedeng i-amend yung IPRA e nakamalinaw sa IPRA na gagamitin yung wika, no? Kaya talagang kung tatanggalin ito sa mga ibang schools, dapat yung mga IP communities na talagang may concern ha, kasi hindi naman lahat ng IP, ano? Alam ko may mga iba na gusto nila English na sila, pero may mga IP talaga na nagpapahalaga sa kanilang mga wika. So talagang kailangan i-assert nila. Kasi yung
lower house version, nakalagay doon na may exemption, ano? Yung mga IP communities at yung mga may successful, ano, pwede silang ma-exempt sa pag-suspend, ano? So, I think, ayun, yun po yung mga possible na pwede nating gawin. Salamat, Ma'am Ched. At the same time, ma'am, kagaya nga na nabanggit ko, hindi naman natin kailangan talaga ng batas. Kasi ang mga teachers, sabi nga, eh, noong pa naman namin ginagawa yung mother tongue na yan, ano? Actually. Kasi the, you know, mayroon kang teach, ano, code of ethics, ano, nakalagay doon sa teacher code of ethics na ikaw ay defender, you have to transmit yung cultural heritage, educational heritage, and you have to facilitate quality education. Isipin mo dapat yung welfare ng estudyante mo. Ano? Sinumpaan mo yan eh, na bilang guro, ano? So, at mayroon din school-based management. So, may pagka-autonomous, ano? Kaya dapat, hindi na lang siya gagamitin ng language, pero ituloy-tuloy pa rin yung pag-develop ng wika. Kaya minsan advantage din, para ang gagawa lang ay yung mga may gusto. Unlike to na dahil napipilitan lang, mali-mali naman yung implementation nila, ano? So, yun po ang akin na ito. Ma'am Flora, mayroon yata ang sasabihin. Yes po, Ma'am Flora, naka-respond hand din nyo. Opo. Gusto ko lang pong magbigay din ng pahayag kaugnay ng ating MTB-MLE. So, totoo lang, nasa Kongreso at later sa Senado. Mahalaga po siguro talaga i-bombard natin ng lobby work natin yung mga ilang inaasahan nating champions na magsusulong at susuportahan yung ating advokasya. Yan po yung sa larangan ng Kongreso, no, at maging sa Senado. At siguro po sa Department of Education at sa CHED, no, mahalaga rin pong gumawa tayo ng daan para yung mga ilang mga kapanalig natin dyan sa loob ay makatuwang natin sa pag-assert ng ating advocacy na imintin na at gamitin ng ating mother tongue. At hindi ito alisin at hindi ito palitan ng Ingles na nakita natin sa ating kasaysayan na mababa ang ating ano, ang ating learning ano, progress. Matindi yung sinasabi nating learning poverty dahil may kaugnayan ito sa language of communication na ginagamit natin. At kung sakali mang both Senate and Congress ay may magiging resolusyon sa pananaw na ito sa ating advokasya at hindi sumasang-ayon, siguro dito kailangan natin magpakita ng ating forces, no, na nagsusulong ng ating mother tongue. Kaya halimbawa sa hanay ng IP communities, siguro napakahalaga ng partisipasyon nila, no? Sa hanay din ng mga guro, mahalaga yung kanilang role, no, sa pagpapalaganap at pag-assert ng ating ano, ating advokasya sa mother tongue. At siguro po yung iba po nating pangkasama, no, sa pagsusulong na ito, magpakita tayo ng ating presence, no, sa mga hearings. Kahit hindi tayo makapasok lahat, at least nandun tayo at nagpapahayag ng ating posisyon, no, na imintina ang ating mother tongue. Yun lang po. At isa na lang po, no, kung sakali mang hindi pumasa sa Senado at Kongreso, siguro po meron tayong iba pang venue. Isang pa natin sa Supreme Court. Dahil yan ay isang constitutional right natin. Batay po sa nabanggit nyo, Ma'am Ched, no? Dito natin isulong yung laban. Yan po ay kapag walang nangyari sa Senado at Kongreso. Salamat po. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Flora, no? Kanina nabanggit na ni Ma'am Ched yung ilang mga pangalan, no, ng mga senador na nagpapahayag naman ng pagpabor sa pananatili ng MTB-MLE sa edukasyon. Bagamat hindi natin sila ka-unite, no, o kaisa sa iba pang mga issue, pero sa pagkakataong ito,
kung baka maaari silang maging champion, ay maaari natin talaga silang malapitan o ilabi para maging champion natin, particularly for the issue of MTB-MLE. Ang nabanggit ni Ma'am Chet kanina, Loren Legarda, Robin Padilla, si Tolentino, no? So ayan na yung mga iilan. And I'm sure, no, sa mga kongresista natin, marami pang nandyan, lalo na yung maraming mga komunidad ng katutubo sa kanilang mga lugar na maaaring nating lapitan. Mahalaga rin yung sinabi ni Ma'am Flora, no, yung mga advocates from our communities mismo. Kasi nakadalo tayo sa mga ano, no, sa mga hearing sa Kongreso, nakakalungkot ang mga kanilang mga statement na ito daw ay advokasya lang ng isang maliit na bahagi ng mga akademiko, no, na nagsusulong ng kanilang sariling interest for academic reasons. Siyempre nakakalungkot naman yun. So kailangan marinig natin, no, maraming komunidad na nagtataguyod sa MTB-MLE. Yun, nabanggit na yung ilang mga maaari nating mga platforms, no, na gamitin liban sa Kongreso. So meron pa po bang mga katanungan? Ako po ay pahintulutan nyo, meron akong tanong. Ma'am Chet, dito po kasi sa bago, sa revised curriculum, ano, ang tinanggal ay yung subject na mother tongue. No, kaya ang sinasabi sa atin, no, hindi naman tinanggal bilang medium of instruction, eh, kasi may dalawa pong pamamaraan, no, para sa paggamit ng MTB-MLE sa ating ano, edukasyon. Ano, yung una, ituro ito bilang subject, at ikalawa, gamitin ito bilang medium of instruction, no, from kinder to grade 3. So dito po ang nangyari, tinanggal as subject. Pero ang sabi, hindi naman tinanggal as medium of instruction. Ah. So ano po yung implikasyon nito sa pagtatanggal nito bilang subject kahit na ni-retain bilang medium of instruction? Kasi parang pinapakita na yung pagtanggal ay hindi siya mahalaga. Kaya tanggalin, ano? So it's being eased out unti-unti, ano? So ano yung kino-communicate nito, no? Kaya kung ako yung teacher, may mga project ako sa materials development or action research, eh bakit ko gagamitin yung aking oras at resources para sa isang subject or na hindi naman hindi na tumahalaga. So parang dahil nasa-sense ng mga teachers na hindi tumahalaga at mas mahalaga ang English, for example, ay hindi na to gagamitin, ano. At saka parang kailangan, kung sinabi man ng DepEd 'yon, kailangan patunayan nila, no? Dapat yung lalabas na curriculum guide ay nakasaad dito kung kailan to gagamitin at paano to gagamitin ng tama, no? Kasi noon pa naman nawala pang MTB-MLE, 'di ba, nagba-back translate naman na yung teacher. Kung di maintindihan, ano pinagkaiba nito sa dati? So parang talagang totally tinanggal na nila kasi pareho na rin to sa pre-MTB-MLE. So kailangan patunayan ng DepEd sa curriculum guide at sa mga gagawin nilang lesson exemplar, ano? Maging malinaw ito para maintindihan ng teacher na ano lang, ano? Kung paano nila gagamitin pa rin yun. Kasi marami nang ginawang mother tongue primer lessons, eh. Ang dami-dami, lahat ng wika, may primer lesson, mayroon primer 1 para paano ito gamitin yung mga L1 like yung Hiligaynon, for example, or you know, Ibaloy, paano siya gamitin para sa pagtuturo. Talagang mayroong libro bawat language, ano? Tapos may primer 2, ano yung paano mo i-bridge yung L1 na yon sa Filipino, no? And then ang dami rin lahat ng mga wika, and then may primer 3, paano mo i-bridge yung Filipino sa English, ano? So dapat gagamitin para kung totoong ang DepEd na sinasabi nila na medium of instruction, dapat ipapagamit pa rin nila itong mga to at patuloy nilang dadagdagan. Kung nakita natin na dumadami pa rin ang mga mother tongue materials at nagagamit ito ng mga teachers at nagagamit sa classroom, eh siguro maaring ano, no, maganda. Siguro mas magiging flexible pa ang implementation kasi noon ini-impose Ilocano sa Northern Luzon,
kagaya doon sa amin sa Benguet, ano, Ilocano, eh, iba na, hindi naman na Ilocano ang ginagamit nila, Kankanae, ano. Kaya siguro, pag sinabing language and flexible, talagang mas magiging gagamitin na kahit anong language, kahit na IT language, ano, hindi na lang sa 19. So, meron siyang possible na mas gumanda, no, mas magiging flexible. At meron ding possibility na tuluyang makalimutan at mawala na siya. No? So I think nasa implementation yun, eh, depende sa mga supervisor. Eh, wala nga tayong mother tongue supervisor. May supervisor sa math, Filipino, kindergarten. Walang supervisor sa mother tongue. Ano? So tira, nakita mo na hindi masyadong binigyan ng suporta ng DepEd at gobyerno yung mother tongue. Tapos uhusgahan nila na it's not working. Ano? So yun ang aking masasabi muna po. Oo, totoo, ma'am siya, diba sa mga hearings na dinaluhan natin sa Kongreso, ang laging sinasabi, implementasyon ang problema. So habang ganito ang implementasyon ng DepEd, no, maaaring sabihin palpak o napakabagal ng implementasyon, ang solusyon nila ay tanggalin. Pero yun nga, totoo yung sinasabi mo, maaaring ang problema talaga in terms of implementasyon, yung suporta. No, lalo na yung funding, no? Yeah. Kasi maraming mga pagsisikap, binahagi ni Kaipang, binahagi mo, no, yung mga pagsisikap ng development ng mga materials sa ibaba, no? Kaya talagang sasama ang loob ni Kaipang, sasama ang loob ng ating mga teacher, no, na nag-develop ng mga big books ng ortografiya. Yung ortografiya, yung sa pagsusulat ng wika, ano, para talaga ma-improve yung pagtuturo niya as a subject at yung paggamit niya bilang medium of instruction. Mm-hmm. Basahin ko lang po, ay, bago yung... Ay, yes, ma'am. Yes? Siguro po sina Teacher Epang at saka yung mga iba pa dyan sa Sambales, baka pwede silang sumulat ng liham. Ano? Kasi kung marami silang matatanggap na liham sa Basic Education Committee, sa Senate, sa Senate, sa, you know, committee ni Tachalian, o kahit sa DepEd, i-share nyo sa amin. magandang marinig nila, no? Kasi yun nga, lagi nang sinasabi, kayo lang naman mga akademiko nagsasabi, eh. Dapat yung mga gumagamit nito ay magkaroon ng boses, ano? At yung mga teachers din, alam kong busy sila. So, sumulat po kayo. You can use your mother tongue sa pagsusulat. I-translate yun na lang sa Filipino para maramdaman, ano, yung boses. Marinig yung boses. Yes po. Kanina nakita ko nag-raise ng hand si Ma'am Poti, pero unahin po lang yung isinulat ni Sheila, no, dito sa ating GC. Si Sheila po ay mula sa Iinet, Mindoro. Maraming salamat sa INET, sa napapanahon na diskusyon tungkol sa kahalagahan ng MTB-MLE sa pagsusulong ng inklusibo at epektibong edukasyon. Sa karanasan at pakikisalamuhan namin sa mga katutubong mangyan sa Oriental Mindoro na nakaranas ng diskriminasyon dahil sa pagsasalita ng kanilang wika sa paaralan, karamihan sa kanila ay napilitan na matuto na magsalita ng Tagalog. Dahil ito ang pinakamabilis na paraan para madali silang makapag-adjust sa kanilang paaralan. Sa kadahilanang ito, karamihan sa mga batang mangyan na ang mga pamilya ay mas ninais na salitain ang Tagalog sa loob ng kanilang mga tahanan ay hindi na marunong magsalita ng kanilang dialekto o wika, no? Na pagkakakilanlan sana sa kanila bilang mga mangyan. Makikita ito sa mga pamayanang mangyan sa munisipyo ng Pola, Nauhan, Victoria at Socorro. Marahil kung nais natin na pagtibayin ang pagsasalita ng mother tongue, dapat hindi lang sa paaralan ito magsimula, kundi mismong sa loob ng mga bahay, ng mga katutubong mga mag-aaral, dahil ang mga magulang ang una nilang mga guro. Maraming salamat, Sheila, sa magandang insight na ito, no? Kaya this highlights yung pangangailangan pa para sa raising of awareness din, di ba, Ma'am Ched? Yes, no? Ma'am. Lalo na sa mga pamilya. Oh, may kikwento po ako dyan. Ano? May namita kong teacher sa Dumagat. At kinento niya na dahil nga sa discrimination, dahil lumipat siya ng school, ano, hindi sa kanila sa tanay, talagang hindi niya sinabi na dumagat siya. Nagpaputi siya ng skin niya. Nagpa-straight siya ng buhok. Kaya hanggang nag-asawa siya, hindi alam na dumagat siya. Kaya lang naging iPad teacher siya. No? At nag-attend siya ng training ng iPad. At doon na-affirm na
Kasi akala mo, kaya ka nadidiscriminate dahil, hindi, you know, kulot ang buhok mo. Ikaw may kasalanan, ano? Hindi nakikita na may kasalanan ay lipunan, ano? Bakit nila dinidiscriminate yung iba ang kulay? Eh, sa ibang bansa nga, pag brown ang kulay mo, sikat ka, ano? But anyway, nakita niya na, nabuksan yung mata niya at isa raw ay umiyak na umiyak. At mula, at dahil doon, dinadala na niya yung anak niya, ano? Kita mo yung anak niya, dinadala niya sa komunidad at pumupunta siya sa ibang dumagat community na marunong sa Montalban, na marunong pang magdumagat. Kasi she totally, nakalimutan na niya yung salita nila, no? Kinalimutan. At nagulat ako, no? Pinuntaan ko yung kanilang barangay. Wala nang marunong kasi gumagawa kami ng big book, dinadala ko yung mga estudyante ko. Wala nang marunong magsalita ng dumagat sa barangay nila, no? Kaya sila, they had to go to another town sa Montalban para matuto ulit ng dumagat, no? So, sa mga programa na to ng DepEd, yung iPad, for example, MTB, talagang nagkakaroon ng totoong social transformation. Ano? Na-affirm yung identity ng mga teachers, yung mga IT. Ano? So, sana po ay magpatuloy ito. Yun lang po, ma'am. At ipanawagan din natin na palakihin yung pondo ng para sa iPad, ano? Kasi talagang kulang na pag-iiwanan din, ano? Sa among the inclusive education programs under DepEd, isa sa napag-iiwanan talaga ang iPad. So, paano yung support na sinasabi natin para matulungan ang ating mga katutubong pamayanan na mapanatili ang kanilang edukasyon at kultura? Kanina po nakita ko si Ma'am Poti mula sa Teachers Inc. na nag-raise ng hand. Ma'am Poti? Ma'am Poti, nandiyan ka pa po ba? Parang siya yung nakita ko kanina. Sige, meron pa po ba? Marami dito sa ating GC ay mga pasasalamat, no, sa ating mga tagapagbahagi kay Kaipang at saka kay Ma'am Shed, no, para sa mga karunungang ibinahagi sa atin ngayong araw. Meron pa po bang katanungan? Siguro suggestion ko rin po, ma'am, ano? Kasi International Decade of Indigenous Languages, ano, ng UN. So, dapat wag tayong ma-detract. Itutuloy natin i-celebrate ito, ano? May ginagawa ang UN, UNESCO, I mean UNESCO sa Asia Pacific saka sa ano na pag you know, mga pagkilos din ano, para i-promote ang indigenous languages. At may mga funding sila binibigay. Actually, na nagkaroon kami ng conference on indigenous languages, eh ano, nag-share sila, no? Nakatulong sila sa aming conference. So, kung meron po kayong programa tungkol na kukonect nyo sa celebration ng International Decade of Indigenous Languages, ay makipag-connect kayo sa kanila, magbibigay sila ng technical support at pati rin funding, ano? Hindi naman kalakihan pero malaking tulong pa rin 'yon sa atin. Salamat po, Ma'am Chad. We'll take note of that. Dito po sa ating GC, no, si Ma'am Jean, kailangan din naman kasi na marunong tayong lahat magsalita ng Tagalog para magkaintindihan din tayong lahat. Sa Eastern Visayas, iba ang waray ng Samar sa waray ng Leyte. So, apat lahat ang dialects dito sa amin. Samar Waray, Leyte Waray, Ija-Ija. Ija-Ija ba to? Bohol ba to? Ija-Ija, Aho-Aho sa bandang Southern Leyte at Kana sa Leyte na malapit sa Cebu. Pero nagkakaintindihan naman kaming lahat kung magsama-sama sa isang meeting dahil sa Tagalog. Kaya masama ang loob ko na binago ang ating sariling alpabeto o abakada. Ang tinutukoy mo ba dito yung bagong alpabeto ng alpabetong Pilipino, yung dinagdag yung mga, di ba bago na yung alpabetong Pilipino, 20, parang ilang ano na yon, ilang letters, dinagdag na yung mga nasa English alphabet, no? Yung ba yung tinutukoy mo dito, Ma'am Jean? Pero, Ma'am Jean? So parang ang sinasabi ni Ma'am Jean, mahalaga rin naman talaga. At ano naman, hindi naman binabaliwala, Ma'am Chet, di ba? Yung pagkatuto ng Filipino. Pero mula nga dun sa ano, na pagiging bihasa sa mother tongue,
matututunan ng mga learners natin eventually, no? At mas magiging ano pa nga, mabilis ang pagkatuto dahil nagsisimula sila sa pag-intindi mula sa paggamit nila ng mother tongue. Sige, ma'am, Chet, can you expound on this pa po? Kasi Filipino naman ang L1 na maraming bata, no? At saka nga, we envision na yung Filipino, kagaya ng sinabi sa Constitution, ay mag-i-evolve ito. Nakikita nga namin na dahil ginagamit yung mother tongue sa school, para nagkakaroon ng pag-i-infuse ng L1 sa Filipino. Ano? Nakakatulong siya sa evolution. So, tama po, mahalaga na gamitin natin yung kung ano yung common, like Filipino, o kunyari kung Cebuano. Minsan yung waray naman eh, minsan konting vocabulary lang ang difference, ano? Sometimes kasi mas hina-highlight, ay, iba yung aming, kunyari, scan ka na, iba yung sa north, iba sa south. Eh, vocabulary lang naman ang pinagkakaiba, no? So sometimes we focus on the differences when in fact, 95% magkakapareho naman, ano? So, kung ano po ang mga regional, ano yung mga languages sa region, kahit ang ating, you know, Filipino ay gamitin po natin dahil mga wika natin ito. At yun nga, no? Ang in-encourage ko sa mga yung mga ano, kung kunyari kung kaya niyong ituro ang science and math sa wika niyo, ano, why not, ano, kung Ilocano man ito or Filipino, kasi kailangan natin buwagin na ngayon yung idea na yung English and science and technology ay pwede lang itulo sa English. Kaya tuloy yung ating mga graduates ay mababaw lang ang kanilang kaalaman, ano, kaya nagiging sa service sector lang sila, nagtutrabaho sa hotel karamihan, ano, sa barko. Wala tayong na-produce na yung high-level professional na kayang, kunyari, magaling sa STEM, ano? Kasi nga, ang mas sinusuportahan lang natin ay yung low-level English para lang marunong kang makisalamuha, no? Yun ang pinuproduce natin. So kailangan talaga na, ano, kumbaga, i-intellectualize natin yung ating mga wika. At marami na talaga mga studies na yun nga nakakalungkot, binabaliwala sa mga hearing, no? Na talaga mababa naman ang proficiency talaga ng ating mga learners, even our teachers, di ba? English, no? Mula dito sa mga program for international student assessment na ginawa at iba pang mga assessments to measure the level of proficiency ng ating mga teachers and learners in English. Opo. So, baka kailangan importante i-retain. Importante yung mga studies. Yeah, 2% lang ang proficient sa English sa mga teachers, ano? Karamihan moderate or low. Kaya ngayong Malaysia, noong nag-shift sila sa English only sa Teams and PISA, no? Pati sa medium of instruction. Dati number 10 sila sa Teams, naging number 27 sila. Kaya balik tayo. So ngayon, Malay at saka English na ang ginagamit nila sa Teams PISA. Kung sa CPLM, kasama rin ang Chinese and Tamil, ano? So, gumanda yung kanilang, ano, nag-improve, ano? So, ganoon din, ano? Parang akala mo naman ang bobobo ng mga estudyante natin. However, if they are given the chance na sumagot sa tanong using their language, hindi naman ganoon ang level nila, ano? So, parang nakaka-insulto na as if ganoon lang ba, ano? Kawawa rin yung mga teachers. Overworked na nga sila, pipilitin mo silang magturo ng STEM sa standard ng PISA kasi magaling lang tayo sa English sa definition, ano, conceptualization, define, photosynthesis. Pero pagdating na sa abstraction, sa mas mataas na level, application, ganyan, hindi kaya na ituro sa English kasi nga mababaw lang yung English natin. Kaya tuloy, ang lumabas sa PISA talaga, mababa lang, ano. Yun nga, kailangan 6% lang kasi sa mga students natin ang gumagamit ng English sa bahay. So, sila lang nakikinabang, nadi-disadvantage ang majority ng Filipino children. At ganun din yung teacher, overworked na nga sila, pipilito na pa silang gamitin yung kanilang pinaka-weakest na language. Why don't you let them use their strongest language in the same with the children? So, talagang napaka-imposible talaga itong requirement ng ating ano, ng mambabata sa atin. Yes po. No. Gusto pa nila tumaas tayo sa ano. Paano mangyayari yon? And even in the comprehensive PISA 2018 study, ano, kung nabasa natin, ano, ang isa sa mga studies na inilabas nila doon, those countries na
pinili ang mother tongue as the medium of testing, yun ang mga batang nag-excel sa test. Eh, ang Pilipinas, ang pinili English. Oo nga, yun ha. Kaya yung medium of instruction. Oo, yes. Oh, eh, hindi baguhin ang medium of instruction. Nakakaiyak po talaga. So, pero ano po itong mga ito, doable, maybe give us 20 years, 30 years. Pwede naman eh. Pwede naman na ituro na yung STEM sa iba't ibang languages. Pwede naman lahat na ng mga IP languages ay magamit sa school. Pwede naman na tumaas. Ano? Kailangan lang natin magplano maybe for the next 20 years. Doable siya. Kasi nung 1925, nung dumating yung Paul Monroe, kung nagplano na sana noon, eh ang nangyari parang na-offend pa yung Philippine Commission. Wala silang ginawa. Ano? So I hope that, you know, this is something that is beyond our lifetime. I hope that simulan natin kahit unti-unti and let's make sure, no? Kung hindi man malakas ang suporta ng administration na to, let's make sure that for the next administration ay magpapatuloy ang ano, pagsusuporta sa quality education. Kasi kalidad ng edukasyon ang nakasalalay dito, hindi lang language, eh. So, yes po. Mm-hmm. So, yun po. At kumbaga, no, hirap sa implementasyon, ang hirap ipatupad, atras na. Oo nga. Parang masyado siyang tumitingin lang sa present. Anong pwede kong magawa sa panahon ko, sa administration ko? Ganyan. Ano? O, kaya ko lang ito. Kayo naman nasusunod. Let's think and plan ano long term. Okay. Sige po, meron pa po ba? Si Tita Jean may pahabol, no? Tingin ko hindi naman din kasalanan ng ibang mambabatas, hindi naman sila maesperto sa languages. Eto may kasalanan at Ched siguro. Opo. Sige po. Kaya nga sabi ko sa ano, ipaglaban nyo. Hindi naman, parang, you know, nagdo-doktor-doktoran, you know, nagpagamot ka sa isang, hindi naman doktor, ganyan, tapos sinayang kang magsabi kung anong gamot ang kukunin mo. Eh kayo yung educator, tayo yung educator. Tayo nakakaalam ng science of learning, ano? So yes, dapat magsalita. Si Alve, is raising her hand. Sige po, Alve. Sinagot ko si Ma'am Jean, pero sabi nga po namin dito ni Ate Chat, malaki po yung role ng mambabatas din, hindi lang din naman DepEd at Ched. Bilang sila naman yung gumagawa ng batas. So sila rin yung may responsibilidad na pakinggan at mag-aral palalo kung ano yung batas na ipapatupad o tatanggalin nila. Anyway, yun, hindi po yun yung reason ba't ako nag-raise ng hand. Pero gusto ko lang din pong i-share or i-tawag dito, ipunto na mahalaga rin pong pakinggan natin yung nuances o yung experience ng mga kabataan in the way they learn gamit yung lingwahe na alam nilang una, bago yung Tagalog, bago yung English. So, importante rin kung tanungin yung mga bata, ano ba yung kondisyon kapag nag-aaral kayo gamit yung lingwahe nyo or gamit na agad yung Tagalog. So, maganda pong basahin din yung mga youth action research, halimbawa ng lakas pamayanan, ng lakas kabataan. Ukol dito, may mga ginawa rin pong action research yung sa iba ding bansa. So, natutuwa rin po ako kasi nandito yung ibang mga kabataan natin. Pero mas masaya sana kung mas marami pang IP youth na nandito para sila yung mag-share. Ano ba yung experience nila? Kasi kanina ang nag-share lang yung mga adults eh. Si Sheila nagsasabi, ganito yung experience ng mga batang mangyan. Tayo nagsasabi tayo ano yung experience natin bilang mga guro o bilang tayo eh bata pa. Pero parang mas maganda nga na magkaroon din ng espasyo para pakinggan yung mga bata. Kasi halimbawa yung sa Youth Action Research ng Lakas Kabataan, natukoy doon kung gaano kahirap intindihin yung math, English at science na gamit na agad yung Tagalog o gamit na yung English bago pa yung hindi yung kanilang sariling, yung unang lingwaheng komportable sila. So ito yung mga bagong research na siguro hinahanap ng Kongreso na hindi pa natin na ibibigay mo. Kaya ganun din yung perspektibo nila. Maring sabihin natin na isa lang o example lang o case study lang ito, pero hindi natin dapat ipag sa walang bahala kasi pwedeng ito ay nangyayari din sa ibang lugar. So, yun lamang po yung punto ko. So, salamat po sa pagpapadala din ng mga estudyante dito sa ating forum ngayon. Mahalagang mahalaga po para sa amin at para sa atin na marinig tayo ng mga bata at mapakinggan din natin sila. So, thank you po again.
Oo. Salamat Alvin, no? At syempre, no, bagamat sinasabi natin napakahalaga ng boses, mapakinggan natin ang boses ng katutubong kabataan. Kabataan in general, no? The children and youth in general. Kaya nakakatuwa na nandito yung mga kalambag, they are not mga katutubong kabataan, no? Sila mga nag-aaral sila dito sa lungsod. Maaaring magagaling silang mag-Ingles, no? Yan ang sinasabi nila Senator Gatchalian, eh. Wala na daw yatang halos kabataan na hindi marunong mag-Ingles. Baka exposure nila dito lang kasi, di ba? Patunay lamang siguro yun na hindi talaga sila lumalayo, ano? Dito sa lungsod, hindi nila na kasalamuha ang maraming mga kabataan na yung sariling wika ang ginagamit, no? And these are not only kabataan, no? Even yung adults, no? Yung ating adult learning and education cluster, nagsasabi sila, kahit nga mga adults, mas naiintindihan nila ang isa't isa kapag nagsasalitaan sila, nagkukwentuhan sila sa sariling wika, no? Okay, Ma'am Flora, meron ka pang dagdag? Sandali lang po. Gusto ko lang ipakita yung aking mga mag-aaral na nakikinig sa ating conversation. Ma'am Chet, Michin, papakita ko lang po sila at mga future teachers po ito. Ayun, dumadaan sa... Kaya tayo po ay nakalagay dito sa Zoom 44 but we are not actually 44. Sila Ma'am Flora po ay in group sila. Sila sa sa lakas, no? Sa lakas, sa Botolan ay naka face-to-face din po sila. So we are actually more than the ano dito, no? The number in the Zoom. Ma'am Flora, ikaw lang nakikita namin. Ilan po kayo dyan, Ma'am Flora? Okay siya. Ilan po kayo dyan? Mga ilan po kayo dyan, Ma'am Flora? Ilan ba tayo, class? A class? Kasi nagtuturo ako ngayon. Okay. Mga nasa 25. Wow. Okay, maraming salamat po, Ma'am Flora. Mga future teachers po ito. Nakainta College po kayo? Nasa Kainta College. Okay. Isang LGU po. Gusto ko lang banggitin, Mitch, baka pwedeng ang idagdag natin sa platforms natin dahil mahirap namang makasama natin yung mga kapanalig natin o mga advocates natin na dalhin pa dito sa Maynila. Baka pwedeng sa kani-kanilang mga lugar, meron tayong gawing ekspresyon ng ating advokasya na dapat ay manatili ang ating mother tongue sa ating mga paaralan. At yun po, isang magandang ekspresyon ng suporta ng ating mga advocates sa mga LGUs po natin. Kasi hindi naman lahat sila makakarating dito. At least meron tayong yung mga network ng INEP sa mga probinsya, baka pwedeng magkaroon tayo ng ganong katulad na pagsisikap, no, dito sa ating kamaynilaan. Yun lang po. Maraming salamat uli, Ma'am Chet. At itutuloy ko na magtuturo. Tuturo ko lang. Salamat mo, Flora. May gusto kang sabihin, Ma'am Chet? Yes, tama po. Maganda po na i-decentralize natin, ano? Kasi nga, sabi nila, yung mga taga, ano lang yan, taga universidad na malalaki, ano? Para nakaka-insulto naman yun. Malabang, ano? So, dapat makikita nga nila na, kasi kahit yung mga teachers mismo, eh. Imagine, pinaghirapan mo. So, sana po sa mga LGU, yung mga people's organization natin, mag-issue po kayo ng statement. Yes, kahit po. Post lang yan sa Facebook, ano, or sulat lang, dear EDCOM commission, yung mga lawmakers sa EDCOM, or dear Senator Gatchalian, ganyan, ano. So yun po ang next talaga na kailangan may magpakita, magkaroon ng manifestation. Ayaw din namin na kami yung nakikita lang, ano. Pero we're also doing our best, ano. Natutuwa ako sa UP, for example, na
yung mga student council, parang nagsinama nila to sa kanilang ano, advocacy na tutulan yung pagtanggal ng mother tongue. So, yun po. Salamat, Ma'am Chet. Meron tayong nakikita dito mga pasasalamat, no? Mula sa Unang Hakbang Foundation, salamat po sa mga magagandang komento kung gaano kahalaga ang ating sariling wika. Mula naman kay Firth, no? Kasama natin si MTBMLE Advocates. Maraming salamat. Agyaman na unay. Great presentations and discussion. I hope you will be inspired to take action to save and improve mother tongue-based education. Please kindly upload po the presentation so that they can be shared more widely. I-share nyo rin po to us yung inyong mga emails para po mapadala. Ma'am Ched, please share your presentation, Kaipang, no? And we will send to the email addresses of our participants. Opo. Saka ano rin po, no, yung ano nga, yung recording. Ay, opo. Sige po. Makinigan ulit yung sinabi ni Teacher Epang, eh. Talagang very opo. Inspiring. At po, kapag okay na itong FB, hindi na siya nag-aalburuto, atin pong i-broadcast, no, sa Inet FB page yung ating learning session today. Kasi ang binalak natin sana is live stream. Pero hindi naman nakisama tong sa ating FB. Parang parang there's something. Sige po. Meron pa po ba? Wala na akong nakikita, no? Any last words po, Ma'am Ched at Kaipang? Mga huling pananalita po bago natin puntahan ang pagbubuod. Si Ma'am Epang? Pwede. Kaipang? Sige, ito. Kaipang, mga huling pananalita po, pababahagi, panawagan. Bali, ano po, sa lahat ng mga edukador at lahat ng mga ahensya na tumuturong sa pagtataguyod ng MTBMLE, sana po suportahan nyo kami bilang mga katutubo at hindi lang mga katutubo sa Pilipinas, kundi tayong mga Pilipino na nasa Pilipinas. Kasi mayroon din naman pong mayayaman na bansa na ang ginagamit nila ay ang kanilang lingwahe. Subalit tayong mga Pilipino ay bakit hindi natin gamitin na mayroon mga bansang mayayaman nga ay gumagamit ng lingwahe nila. Tayo pa kayang mga Pilipino. Sana po, kapit-bisig lang po tayong lumaban na sana itong MTBMLE na ito ay maibalik. Kasi po talaga itong MTBMLE, siya talaga ang unang, kumbaga, siya ang unang hakbang para mas maintindihan at mas maunawaan namin bilang mga katutubo. Kasi po, ako talaga personally, sa akin, nung ako'y nag-aral po, talagang nakaranas po talaga ako ng discrimination pagdating sa lingwahe po. Kaya nga po sabi ko, sana yung itong MTBMLE talagang kilalanin at mas mapag-aralan. Hindi ito yung tinatanggal at binabaliwala na lamang. Kasi nga, kung hindi ito papag-aralan, paano yung darating na panahon? Ito po ang pinapangamba namin. Darating ang panahon, mawawala na kami mga katutubo. At ang mga katutubo, marunong na silang mag-English at kikilalanin na silang baka hindi na sila Aita, kundi magiging Negro na ang tawag sa kanila. Ngayon po ang pinapangamba namin na darating ang panahon, wala nang katutubong ngayakap sa aming lingwahe at ganun din sa aming kultura. Kaya sana po suportahan nyo kami at kaisa sana nawa namin kayo sa pagsulong at pagtataguyod nitong edukasyon na ito. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Kaipang. Totoo po yung sinabi nyo, no? Yung pag-institutionalize talaga siya, yan din ang makaka-resolve, no? Sinasabi natin discrimination, no? Halimbawa, parang yung mga batang may kapansanan, hanggat hindi natin sila isinasama sa ating mga regular general education classrooms, hindi rin natin natuturuan na maging sensitibo ang ibang mga bata, no? Na walang kapansanan para matanggap sila. No, at ito yung talagang esensya ng pagiging inklusibo. Ma'am Ched? Yeah, ang masasabi ko siguro, ituloy natin ang ating advocacy. Tandaan natin na hindi ito nangyari
itong mga nakaraang taon lang, kundi noon pa, no? Bago pa tumating ang mga colonial masters at mga sumunod na daang-daang taon, maraming mga Pilipino ang nagsumikap para ipaglaban na nagawing ma-recognize ang ating languages, ang ating kaalaman, ang ating local knowledge at maisama ito sa formal education at may mabigyan ng mga iba't ibang programa, mabigyan ng suporta. So pinagpapatuloy lang natin ang kanilang nasimulan. At isipin din natin na bakit po konti lang, ano? Napaka-logical naman, pero nakita natin din gano'ng kalalim ang epekto ng kolonyalismo. Okay, mula kasi nung tinatag ang public school sa Pilipinas 1900, talagang parang na-brainwash na, no? Ang English ang may ibang instruction, ang mga libro ay galing sa Amerika, ang mga teachers ay pinag-aral sa Amerika, so gusto natin maging little brown Americans tayo, magaling ka, matalino ka, successful ka kung marunong ka ng English, kahit na binago na ang language sa school, sa labas, ano, sa lipunan, ang mga batas natin na nakasulat pa rin sa English, ano, kung mag-board exam ka, English pa rin, ano. So talagang ang pagbabago ay hindi lang sa eskwelahan kundi lipunan. Kailangan baguhin yung kaisipan ng mga tao. At kaya kukunti lang talaga. Kaya yung mga nakaka-recognize ito, talagang kayo yung tunay na edukado. Ano? Kayo yung tunay na namulat. Kaya tumulong tayo para yung ating mga anak, kapitbahay ay mamulat din sila. At para maging empowering, ano? Nagiging emancipatory, nagbibigay ng kalidad na edukasyon ng ating eskwelahan. So, mabuhay po kayo at tulong-tulong po natin sa naisulong ang ating advocacy na ito. Salamat po sa init ulit. Salamat sa inyong pangunguna. Maraming salamat, Ma'am Chet, Kaipang. Ngayon naman po, no, para sa pagbubuod, no, nung lahat ng ating mga napagdiskusyonan, lalong-lalo na, no, yung mahalagang maiuwi natin na mga karunungan, ito po ay at call to action syempre, no. Ito po ay ibabahagi sa atin ng ating kasama mula sa INET National Advocacy Council, member mula sa Adult Learning and Education Cluster, pero kahit nandun siya sa Adult Learning and Education Cluster, no, alam natin na maraming mga contribution din si May at ang kanyang organisasyon, ano, yung Education for Life Foundation at ngayon ay fellowship na sa pagtulong, no, sa pagtataguyod ng katutubong edukasyon, lalo na sa ating pamayan ng lakas. Ibinibigay ko po si May Cinco para po sa pagbubuod. Maraming salamat, Mitzi. At maraming salamat sa presentation ni Epang at saka ni Ma'am Chen. Inisip ko tuloy, dalhin natin sa UN, may convention tayo, Epang, yung ating advocacy dito sa ating language. Anyway, pag-usapan na lang natin. Nawa ay mabigyan ko ng hustisya yung mga presentation ninyong dalawa at yung mga points na lumabas, mga puntos na lumabas during sa tanungan or open forum, malayang talakayan. So, ito yung pagbubuod, ano-ano yung mga nakuha ko o nakuha natin, I suppose. So, dito sa learning session natin on mother tongue-based multilingual education. So, next slide. Gagamitin ko sa aking pagbubuod yung framework na wika. Oh, wika. So W as in walang maiiwan. Sa dalawang presentasyon, pinatunayan na walang maiiwan sa pag-aaral na naiintindihan, dekalidad, kapakipakinabang sa buhay, tagot sa puso at pag-iisip kung ang gagamitin ay sariling wika, lalo na sa mga unang taon ng pag-aaral ng mga bata o ng mga mag-aaral. Mas nakakalahok ang mga mag-aaral sa pag-aaral at pagbabahagi ng kanilang natutunan sa iba. Pinakita rin, totoo rin ito sa Filipino Sign Language. Next slide. So, sa wika, pangalawa, yung sa wika ay yung I o yung identidad.
Yung identidad, pagkilala sa sarili at sa sariling lahi, ang kinakatawan sa paggamit ng sariling wika, isa sa nagpapakilala kung sino tayo ay ang ating wika. Kahit nga sa psikolohiyang Pilipino, binibigyan ng kahalagahan ang identidad ng psikolohiya, ang ating kamalayan, batay sa wika. Ang identidad sa pamamagitan ng paggamit ng sariling wika ay nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili na nagbibigay din sa mag-aaral ng kumpiyansa na magbasa, magsalita, sumulat, magpahayag ng sariling iniisip at nararamdaman at critical na pag-aanalisa. Gaya ng sinabi ng ating dalawang tagapagsalita, no? Mas natutong bumasa, magsalita, sumulat at magpahayag ng sariling iniisip, nararamdaman at lalo na ang critical na pag-aanalisa kung ginagamit ang sariling wika sa pag-aaral. Okay, susunod na slide. Sa letter K ng wika o yung kaalaman, kasanayan, kaugalian. Higit na umuunlad, pinakita na yan sa karanasan ng lakas, sa maraming research na ginawa ni Ma'am Ched, at maging sa sarili niyang karanasan. Ano? At palagay ko kahit sa ating lahat dito ngayon at nandito sa learning session, higit na uunlad ang kaalaman, kasanayan at kaugalian ng mga mag-aaral kung gamit ang sariling wika, lalo na sa mga bata at kahit na sa nakakatanda, no? Katulad ng pagbabahagi ni Epang kanina. Binahagi ito sa iba't ibang anyo ng pag-aaral at pagkatuto sa maraming larangan, katutubong kultura, kalusugan, pagsasaayos ng gusot at iba pa. So ito, nagiging masaya ang pagkatuto, no? Sumunod, sa wika o yung letter A sa wika, letra A, yung abanteng pagsusulong. So abanteng pagsusulong ng sariling wika, lalo na sa pagkakaroon ng makabayan, maunlad, makabuluhan at makataong edukasyon. Sa pagsusulong nito, mas nakikilala at narirespeto ang ating kultura at uunlad din ang ating ekonomiya at politika. Kaya nga nakakaluhok na ang ating mga katutubo sa larangan ng politika dahil sa sariling pag-aabante ng kanilang identidad sa pamamagitan ng wika. Meron din, kung susunod na slide, tagos sa puso, no? So, hindi lang siguro si Mitzi kanina nagsabing tumagos sa puso natin ang binanggit ni Kaepang, ang wika tagos sa pagkatao. Buhay pa kami, unti-unti nyo na kaming pinapatay sa pag-aalis ng aming lengguwahe. Sa pag-aalis ng mother tongue-based multilingual education, nagiging dayuhan tayo sa sariling bayan. Pag-unawa, respeto, at pagpapahalaga ang kailangan sa sariling lengguwahe. At susunod po na slide. Inklusibo at epektibong edukasyon. So, sa pagbabahagi ni Ma'am Ched, may sarili na tayong wika at sistema ng edukasyon bago pa tayo sinakop ng mga kolonyalista. Meron na tayong sinasabing indigenous learning system or katutubong sistema ng pagkatuto na nagpaunlad naman sa atin ng mga panahon na yon. At hanggang ngayon, ang problema sa edukasyon ay problema sa gamit na lengguwahe. So, may panawagan ng angkop at wastong pagpapatupad. Isang ginamit niya yung IPRA o yung Indigenous People's Rights Act. At yung mga natutunan na natin sa mga nakaraang naipasang batas para paunlad talaga ang ating mga sariling wika, yung Vernaculars Community School Movement, Community-Based First Language Education Initiative, at itong pinag-uusapan nating MTBMLE. So, mahalaga din yung binanggit niya na ang paglaban dito ay batay sa sinumpuan ng mga guro sa pagtatanggol ng kulturang pamana o yung cultural heritage at sa kapakanan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. So, napaka-logical, napaka-ethical ng paggamit ng sariling wika sa pagtuturo. Lumalabas na may hamon kung mahirap ang pagtatanggol ng MTBMLE sa House at Senado
aktibong pagkakalampag ng mamamayan. Yung binanggit niya, guro, mag-aaral, komunidad. Ganito rin naman ang panawagan ni Kaepang. Patuloy na advokasya sa mga senador na nagtatanggol sa MTB-MLE. Pagsampa, maari din kung walang mangyari yung pagsampa ng kaso sa Supreme Court bilang isang constitutional rights natin ang paggamit ng sarili nating wika. Ang gusto kong hiramin sa huling slide ko yung nabasa ko sa binanggit ni Ma'am Chet. Yung MTB-MLE sa pagsusulong nito, katulungin ang mga manananggol ng wika, kalampagin ang mga manananggal ng wika. So maraming salamat po. Ayan, nakakatuwa naman ang iyong very innovative na pagbubuod. Salamat, May. At madaling maintindihan, ano, wika, no? Walang maiiwan, identidad, kaalaman, karunungan, kasanayan, at higit sa lahat, yung abanteng pagsusulong. Maraming salamat, May. Talagang galing mo sa popular education. Salamat din po. Maraming salamat. Sa puntong ito, nais nating bigyan ng pagkilala ang ating mga naging tagapagbahagi at tagapagsalita. Unang-una na si Kaepang. Ibinibigay ang sertipiko ng pagpapahalaga ay iginagawad ng INET kay Fe Dumulot Balbin. Yan ang buong pangalan ni Kaepang. Bilang pagkilala sa kanyang mahahalagang kaalaman na naibahagi sa naganap na learning session, ang MTB-MLE at ang kahalagahan nito sa pagtataguyod ng inklusibo at epektibong edukasyon. Binibigay ngayong 22 ng Agosto at taong 2023 sa lungsod ng Quezon, pumirma Ms. Olivia C. Lucas, ang presidente ng INET Philippines. Maraming salamat sa iyo, Kaepang. Ang susunod po na sertipiko ng pagpapahalaga ay ginagawad kay Dr. Mercedes Arzadon bilang pagkilala sa kanyang mahalagang kaalaman na naibahagi sa naganap na learning session ng INET, ang MTB-MLE at ang kahalagahan nito sa pagtataguyod ng inklusibo at epektibong edukasyon. Binibigay ngayong 22 ng Agosto taong 2023 sa lungsod ng Quezon. Pinirmahan Olivia Lucas, Presidente ng INET Philippines. Maraming salamat po, Ma'am Chair. Maraming pong salamat. At syempre, no, ang pasasalamat natin sa lahat, no, ng mga nakasama natin na nagsidalo sa kabila ng napakaraming kasabay, no, na ilang pang mahahalagang mga gawain. Kaya hindi natin kasama rito ang ating presidente, si Ma'am Oli, dahil nandun naman siya sa Kongreso at dumadalo bilang kinatawan ng INET sa hearing naman, no, nung bagong panukalang K+10+2. At magpapahayag din tayo ng ating position paper doon. Nais natin pasalamatan, no, ang ating mga nagsidalo na nanatili, no, nakibahagi sa ating learning session, ang mga mag-aaral ng Project 6 Elementary School na kasama rin natin sa Kalambag Youth. Maraming salamat sa inyo. Ay pinapatunayan niyo, no, na kayo talaga ang pag-asa ng ating bayan, dahil sa mga ganitong advokasya ay kasama agad kayo, no, na sumasama sa promosyon, no, at pagtataguyod ng mga advokasyang gaya ng MTB-MLE. Nandito rin ang Weavers of Tomorrow, Wildcraft Incorporated, Vedruna Foundation, Pinasama, Adiwa, Unang Hakbang Foundation. May kasama tayo mula sa Department of Education, ICBI ito, sa Teacher 3 ng South Cotabato. Tama pa, Bay? South Cotabato, Lakas Pibas, syempre kasama natin sila, mga taga-Lakas. Save the Children Philippines, yung ating BMZ, Inet Kalapan, Kongkokyo Peace, Kay Paso, no? MMSU Center for Iloco, hindi ko po mabuo, MMSU Center, KKK, Food for the Hungry, Education for Life Fellowship, Pagtinabangay Foundation, Norfield Foundation, Gurong Nagbabalik sa Bayan,
At syempre yung Cainta College, ano, kung saan kasama pala ni Ma'am Flora yung kanyang mga estudyante, no? 25 na estudyante na kasama ni Ma'am Flora doon na kasama nating nakinig. Inaasahan natin na marami pa pong makakapakinig sa at makakapanood sa atin kapag broadcast na natin sa ating FB, Inet Philippines FB page ang ating learning session today. At sana makatulong pa iyan, no, sa promosyon ng MTBMLE at sa pagtataguyod ng ating advokasya. So bago po tayo magtapos, inaanyayahan po ang lahat, no? At sana pati yung mga kasama ni Ma'am Flora, ang estudyante, makasama kung kakayanin sa isang photo ops, no? Pwede isama sa'yo. Sa isang photo op, buksan lang po natin ang ating mga video cams para po balikan natin. Yan, makuhanan naman natin ang ating mga sarili, remembrance of our learning session. Dikit-dikit tayo. Ay, paano? Ayan, nawala siya. Dikit-dikit tayo. Para makita tayo. Ayan, hintay lang po natin magbukas ang... Para makita kayo. So we are actually, you know, I think more than 70 in the actual in this actual learning session. Yun pa, no, yung atin pa lang mga taga-Inet Calapan ay magkakasama rin sila doon, no? Kahit yung atin mga lakas ay magkakasama. May, huwag mo kaming kalimutan bigyan din ng iyong PowerPoint at napakagandang ibahagi rin yan. Nasa akin na po, okay na po. Natin. Okay. Smile, smile. Hey, Daryl. Opo. Okay po, sa unang frame, pa-smile lang po ng smile. Medyo madami. Okay, Daryl, po. Kasama natin itong Cainta College students. Opo, Ms. Flora, pwede niyo po i-remove yung virtual background niyo po para makita po kayo lahat. Ha? Yung virtual background niyo po, paki-remove po. Opo, para makita po kayo lahat kasi natatakpan po. Sayang. At sin yung background? Opo, alisin po. Oh, sige, sige. Sandali. Alisin na lang ang background. May, ano nga yung call mo sa bandang huli? Magandang i-ano natin, Clark? Shout out. Ale, ay, yung huling-huli. Yung manananggol at manananggal, yung call natin ni Mag-Ted. Ano yun? Katulungin ang mga manananggol ng wika, kalampagin ang mga manananggal ng wika. Okay, 1, 2, 3. Katulungin ang mga manananggol ng wika. Ayan, kayo dito, class. Ayan, ang manananggal ng wika. At itong tandaan, katulungin ang mga manananggol ng wika. Again. Kalampagin ang mga manananggal ng wika. Ayan, ang ating magiging hashtag. Ayan, nandito okay na po, Flora. Ayan, kita na. Okay, okay na po. Opo. Okay po, 1, 2, 3. Okay, sa first frame pa lang po yun. Pangalawang frame po. Okay, 1, 2, 3. Okay na. Ayan, maraming salamat po sa ating lahat. Sa isa na namang makabuluhang learning session natin na way marami po tayong natutunan at maging isang malaking pamamaraan ito para tuloy-tuloy ang ating advokasya sa pagtataguyod ng ating mother tongue-based multilingual education sa kabila ng mga nagpapatuloy na mga efforts ng mga manananggal ng wika. No? Muli, katulungin ang mga manananggol ng wika, kalampagin ang mga manananggal ng wika. Magandang tanghali po. Yung manananggal sa manananggol kay Ma'am Ched yun, ha? Oo nga, nakita ko yun sa ating MTBMLE Advocates GC. Muli po, magandang tanghali po sa ating lahat at maraming salamat sa lahat ng mga nagbahagi at dumalo. See you again po, no, sa mahabang paglalakbay at advokasya pa na ito. Maraming salamat! Congratulations!